content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockle TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Welcome to the podcast. This is Broccoli. Ayan. So this is a recording naman ng Saturday edition. Baka ma-upload ko to bukas Sunday. Ayan. So bala ko talaga bukas pa. Pero ano kasi eh, ayoko nang dumalo nung ano, yung mga recap-recap. Ang aga niyan ah. Ang aga niyan. Mula pal. Ayan ah. Pumasok na yung mga ano, kasi umattend tayo kanina ng Treasures in Clay. Napakaganda. Salamat sa juice. Oo, si Pastor, napakabait. Saka wala siyang pinapanigan, no? Talagang solely ano lang, Bible related. Walang, ayaw niya ng mga cults din, saka organized religion. In the past 2 days, we have pondahan. Day 1, saka day 2. Parang SPVB. madami tayong nalaman. Ako nga parang na-overwhelm ako dun sa mga napag-usapan dun eh. Sabi ni Kuya Adel, ano, ba't di natin gawing 3 days? Kaya lang, ang haba. 6 hours, 7 hours. Hindi pa inaantok yung iba. Talagang ako, nakatulugan ko na. Dahil sobrang daming information. Kaya nga, inisip ko, ano ba yung pwede nating ilabas sa public? Kasi matitindi yung mga info natin na nasagap doon sa Area 52. Kasi sila yung mismong galing doon eh. So hindi natin alam kung ano yung pwede natin i-public. Tapos may mga pasabog pa si Kuya Adel daw. Ayan, antabayanan nyo. Ayan, we have a topic for today. The story of my unfaith. Ayan. Pero sasagutin natin yung mga katanungan doon sa pondahan. Kasi ang number one na ano doon na tanong, saan kami pupunta? So gusto ko sanang masagot to. Saan ba tayo pupunta? And then let's go to the topic of morality at saka humanism. Andiyan ba si Badlon? Ayan. Kasi nung pag-attend ko kanina sa Treasures in Clay, ano eh, bumabalik sa akin yung mga yung feeling na I was a Christian. Ayun. Kasi ano ako ngayon eh, hindi na ako Christian. Agnostic na ako. Pero somehow, yung morality, sabi ko, parang may magagandang nakuha rin naman ako doon sa Christianity. So saan ba nanggagaling yung morality? Ano bang purpose ng morality? Sa tingin ko kasi, it is for us to all live peacefully. Yun lang naman yun eh. Kasi nung unang panahon, hindi naman ganun ang morality, di ba? May andaming ganun sa Bible, sa Old Testament pala. So, nag-evolve din siya. Ayan, welcome pala kay Flowers. Oy, Flowers ha, napasyal ka dito.
Wala. First time ko lang. Ano ba meron dito? Ilan ba tayo? Pino yung iba. Si Flowers po, he's an ex-MCGI din for 20 years. Wow. Ngayon, famous na siya sa TikTok. Ayan, nakikipag-debate sa mga ano, kung ano nung religion. Ayan, makilala ko siya dun sa TikTok. Ay, siya yun. Yung napapanood ko si Zoro, yung pogi, yung nag-hello kay Ube. Yun. Yan ah. Woo! Wala akong binotbat kay Vlogcaster. Yan ang ano namin. Yan ang role mode. Mati ni Idol. Diba? Ayos. Ayun. Ang galing ng pastor kanina. Eh, no? Okay. Thank you. Welcome. Welcome. Mamayari nito. Sanay ka kasi ikaw yung host eh. Welcome. Oh, thank you. Okay, niglang. Welcome po. Welcome po, Flowers. You're ano very welcome ano here. Ano mo dito? Pagkatapos pa rin itong pagkakatipon ninyo, may abulo yan ba rito? Magkakantahan pa tayo. May ibol yan. Oh, gikas. Joke lang. Wala. Joke. Pagtitipon lang to ng mga kambing. Grabe, ang dami natin ngayong podcast. Ha? We are 16 now. Wow. Ngayon lang nangyari to na more than ano tayo, 10. Diba? Kahapon na eh, 100. Oh, kagabi, 100. Ay, yun, oh. Kagabi. 100. Ang madaling araw eh. SPB na-post talaga. Ba to? Na-post to Sogong Brox na meron tayong ano, Broccoli TV podcast episode. Sa Facebook ko lang. Sila. Sa Facebook ko lang. Masaya to. Oo. Napaaga nga eh. Ah, nag-overshoot kasi si Pastor, kaya ano, napaaga yung pasok nila. Ayun. Kasi Flowers, nung ano, kagabi. Ano ang topic niya rito? Morality for tonight. Pero alam mo ba yung Area 52, Flowers? Diba ikaw nga nagsabi sa akin noon, tapos ni-research. Ako lang ba? Tapos tinanong ko siya dun sa pinsan kung manggagawa na active pa. Kasi diba nga akong sabi ko nga sa'yo, ako nga ang nauna sa pamilya. Ako ang unang pinabanan. Tapos yung pinsan ko na yun, di syempre manggagawa yun siya. Tinanong ko siya, sabi ko, anong kalukuhan tong Area 52 na to? Paliwanag mo nga. Sabi ko, ba't meron ngayon sa Brazil? Tapos sabi niya, ay, basta ayun, sabi niya, paninira lang daw yan, ganyan-ganyan, achuchu. Tapos sabi ko, eh bakit parang may picture, ganyan-ganyan. Tapos, di ba nga parang nakita ko na yung ano nila, yung basta may nakita akong account nila sa Instagram, sinend ko sa kanya. Tapos sinend ko rin yung parang doon sinelebrate yung birthday ba yun? Parang ganun. Sinend ko sa kanya. Tapos sabi ko, ano to? Sabi ko, yun na siya nag-reply. Sinend niya na lang ako. Oo. Kapapagkama lang kang naninira. Pero eto, napatunayan na to in the past 2 days, yung mga taong mismong pumunta dyan, nagpatotoo. At in-explain kung anong meron dyan, anong naramdaman nila, saan pa sila pumunta after. Kasi hindi lang ito eh, meron pang ibang bars eh. Ano pa yun, Brad, ano, Soro? Chloe's, saka... Chloe's, salute. Salute. Salute and Chloe's. Little John. Little John store. John's lang, walang little yata yan. Sorry, John's lang. Lumaki na si John. Ayun. Yung... grocery na yon, yung mini mart, meron din tindang alcoholic beverages. Okay. Kaya eto naghuhubad siya na si Hamilan. So kung hindi niyo kilala si Hamilan, he was the, ano bang role niya? Hindi ko alam eh. Tawag dito, alaalalay siya dat. Hindi naman alaala. Basta parang fave, nung nandun pa ako, nung active pa ako, bigla na nga lang yan umusbong. Ano siya, alaalalay dat ni Brad Eddie. Tapos ano siya, tawag dito. Parang ginawa siyang
parang ambassador to the youth. Kasi gumagawa siya ng mga kanta, ng mga rap song, ganyan-ganyan. Keme. Eh parang gusto siguro na maka... Kumbaga parang gustong ipumiar ni Brad Eddie. Parang gusto niyang umapil sa mga kabataan that time. Eh nagra-rap-rap nga yan si Hamilan, di ba? So parang gumagawa siya ng mga godly song, ng mga rap-rap, ganyan. So bigla na lang nawala yan sa eksena. Member pa rin pala yan? Oo, member pa siya. Okay. Nagko-concert. Pero dati pa yan. Actually, parang ano, mga nasa 2000. Kasabayan ko yan siya, si Hamilan. 2002, 2003, ganyan. Parang kakaiba yung restaurant na to, no? May ganyanan. Performer po yan, parang artista pala yan. Akala ko nga po hindi member ng MCGI yan. Akala ko guest lang, kaya hindi ako makapag-comment dati. Kasi yung kilos niya kakaiba yun. Ayoko naman mag-comment kasi aware din ako sa live. Artista po dati si Hamilan. Brother, artista talaga yan. O yun. Lumalabas pwede yan pa sa mga... Nag-e-exo siya kay Ronnie Ricketts. Talaga? Pwede po siya pag-usapan. Pwede yan. Opo. Para po mas ano, basta yun po yung ano, pwede po kami yun eh. Pwede ko pabuksan yung laptop ko later. Pero alam niyo naman po yung ibig ko sabihin po. Napapag-usapan po yan. Pwede po katulad ng mga politiko. Pwede po yan. Pero pag palik po tayo, yun lang po ang pinakamahalaga. Pag public figure po na papag-usapan. Saka syempre, kahit na hindi labag sa batas, susundin pa rin po natin yung ano, yung fair na comments. Opo. Oh, kasi salamat. Thank you po, Fred Potato. Meron kasing nangyari sa TikTok. Flowers sila, ano, sila Way Kayanan, sila Totoy. May nabanggit ako na, ano, kasi tinanong nila ako, ba't ka umalis sa MCGI? Sabi ko, meron kasi ako mga nalaman. Ano yung mga nalaman mo? For example, itong mga taga North America, pupunta ng Brazil, pinagdala sila ng pera. Sabi ko, ginawa sila. Tapos, ano, sabi ni Totoy, saka ni Way, libelous yan. Bigay mo sa akin buong pangalan mo at ididemanda ka namin. Loko-loko to si Way kaya nun. Ayun, sabi ko, edi itanong nyo sa mga taga-Canada kung totoo yan o hindi. Tapos, yun, galit na galit sila sa akin. Alam mo, sorry, Procoli, yeah. No, ma-interrupt lang kita. Kung totoo man yun na nagde-demanda siya, eh bakit hindi niya i-demanda muna yung mga INC na pinaglaruan yung picture niya, ginawa niya, lagyan siya ng dede, tapos ano? Ano yung ganun? Yung picture niya ni Hero. Ay, oo nga. Napindi ang asaran yan sa TikTok eh. Tama. Eh, wala naman nangyari. Sabi niya, isesend niya raw yung recording kay Badresti to confirm, tapos idedemanda raw ako. So, wala naman nangyari. So, tingin ko, takot din yung mga yan na ma-discover. Eh, demanda ka, hindi ibig sabihin, kailangan nilang patunayang mali yung sinasabi. Oo. Eh, may mga witnesses kami. Sabi niya, bro, sino witnesses Broccoli mo? Ilabas mo. Ah. Good luck kung pansinin sila ni Brad Resti. Busy sa Brad Resti, no? Nagbibilang yun eh. Good luck. Tama. Dalawa yung kasama nating pinagdala talaga. At may nahuli. Vlogcaster, di ba? May nakulong. May dalang pera. Tinago. Oh, taga UAE. Taga UAE. Wala na eh. Ano na eh. Sumalangit na eh. Ah, salamat. Pwede nating itanong yan kay... pwede nating itanong yan, Sogong Brooks, kay Hattorney. Kung yung pagdadala ba ng pera going abroad na willingly, na pinagdadala ka above the limit of the money that you can carry outside of the country, of that jurisdiction na pinagbabawal yun, eh, masasabi ba na may paglabag ba yun sa batas? Pwede ba na, although willingly, yun, baka pwede nating mahingan ng legal opinion ang isa nating nasa legal. He is a graduate of law.
At mabibigay niya tayo ng insight diyan. Kahit willingly po ba, attorney, nagdala ako ng above doon sa maximum na pwede kong dalhin, eh ako po ba'y may nalalabag na batas? O yung po ba'y willing victim po ba yun, masasabi? Go ahead. Ayaw ko pong mangahasagutin. Hello po. Ayaw ko pong mangahasagutin yan kasi po, batas po, may principle po tayo ng territoriality sa criminal law po. Ngayon po, ang alam po pong batas, ang Pilipinas lang po. Ngayon, pag-uusapan po natin, batas po ba ng Brazil? Iba po yun, pasensya na. Hindi ko po expertise yan. Opo. Mas maigit po kung ang tatanungin po, po natin, yung batas po, sa yung nakapag-aral po ng batas ng Brazil. Opo, but anyway, kung gusto nyo, pwede ko mag-explain sa inyo ng analogy. Hindi, pwede po tayo mag-usapan ng ano. Ibahin natin yung facts of the case parang for academic purposes. Pwede ko magbigay sa inyo ng opinion. Kunyari, ibahin natin ang facts of the case. Kunyari, baliktarin natin pera ng Brazil papunta dito sa Pilipinas. Pwede ko pong sagutin yung ganun. Pero sa ano po, sige po, sige po. Sige po, just in case. Para just for the sake. Opo po. Just for the sake lang po ng ano, Opo. Doon na lang po tayo sa usapan na willing victim. Kung ang alam ko po yung ang issue niyo pong ibig sabihin kung may criminal liability din yung carrier, yung nagtala o yung mule. Opo, yun po. Meron po. Yun po, yes po. Sa patas. Ah, okay. Opo. May liability po yun, kawawa naman. Pero sa batas po ng Pilipinas, kung sakasakaling worst comes to worst, makasuhan po siya. Ito po, iniba natin yung facts of the case. Ha? Ulitin ko lang po. Ha? Kung ganun po ang nangyari, papas, pwede siyang worst comes to worst, pwede siyang maging state witness. In such case, hindi na siya i-waive na ng Republika ng Pilipinas ang karapatan para siya ay ma-prosecute at mapakulong. Gagawin na lang siyang witness para maidiin kung sino yung mga utak nung crime na yun. Ganun po. Yun po ang masasabi ko. Ngayon, alamin po natin kung ano po yung batas. Pero common sense naman po kahit hindi po tayo nag-aral ng batas, bakit ipinapatago? Bakit narinig ko po yung batas po ng ano? Ibig sabihin, alam nila na may batas na ganun at linalabag po nila. Ganun lang po kasi yung clue. Dahil hindi po tayo nakapag-aral ng batas by instinct po. Kaya lang, since I'm a legal mind, hindi po talaga ako pwedeng nag-a-assume. I have to research. Ano ba yung batas na nalabag? Ganun po. So, yun po. Malinaw po ba? I think, I think legal naman yun kasi parang ano to eh, papasok tayo sa morality na legal yung amount na dala nila. For example, hindi ko kasi alam yung limit eh. For example, within the limit naman, 250,000 for example, na cash na dala nila. So individually, legal yon. But yung purpose nila na isang grupo pala to, isang buong organization, magdadala ng ganyang pera sa isang lugar, that's money laundering. Opo, AMLAC. At may ano yun? Umiiwas sila sa kung ano man sa tax consequences for tracing kung nananakaw yung pera, illegal ba galing yung pera. Opo. Okay. So, pwedeng ma-absolve pa nga yung yung nagdala. Basta ituro niya yung mastermind din. Pwede pong ganun kaso, syempre. Pwede pong ganun. Yes, pero syempre, kawawa naman. Magkakaroon siya ng legal exposure, victim lang. Kawawa naman. Opo. Nakakashock talaga po yung narinig ko na yan. Hindi ko rin po alam yan dahil bago pa lang po ako sa... Pati itong pagsayaw, itong sumasayaw na ito, hindi ko alam na member ito. Ano yan? Nasa apalit, bro. Di ba pag nagtetext sa si Bess? Kasi labas na labas sa aral. Opo, nandun yan. Parang bodyguard nga siya ni Bess. Nakatayo doon. Nagtitingin-tingin siya sa paligid. Parang CIS ang dating niya.
Tapos broccoli, additional lang dyan kay Hamilan. Yan ang pinagkakatiwalaan ni Bes. Isa sa pinagkakatiwalaan ni Bes patungkol sa kaperahan sa loob ng MCGI. Kung naalala niyo, bilang. Hamilan, oo, siya yung in charge dyan. Tatawag ka sa kanya, diba, magdideposito, tatawag muna kay Hamilan. Kumbaga, wala siyang ibang taong... iilan lang yung mga tao na yan na pinagkakatiwalaan tungkol sa abuloy. Nagaling talaga kay Bes ang authority. Yan, yung tao na yan na nagsasayo na yan, si Hamilan. Oo. Okay. Pero alam ko, nag-ano na lang siya, banda-banda. Pero parang pinalitan kasi siya ni Yuli na. Siya na yung... Brox. Sige ba? Alam niyo ba ang tingin sa kanya ng mga tagalabas? Kaya Hamilan. Kasi di ba nagbabanda yan? Na kasabay sa bayan nila yung banda ng best friend ko. Eh, hindi ko pa dati alam na kapatid yan. Ang sabi sa akin ng best friend, kasi sino yan? Kasi may album si Hamilan yung nakahubad eh. Sabi niya, ay mayaman yan. Sobrang yaman niya, tapos may mga bodyguard pa yan. Ganun yung dating sa kanila ni Hamilan. Sobrang yaman, tapos may mga bodyguard. Kayang-kayang bilhin lahat ng kung ano mang gusto. Ganun yung dating eh. Bodyguard siya? Matindi. Oh, pag lumalakad, may mga bodyguard siya. Kasi ilang beses na nakasama sa gig yan ng best friend ko eh. Kaya nga nagulat yung best friend ko nung sinabi ko, ay, dating daan pala yan. Sabi ko, ngayon ko lang nalaman. Pinayin ko sa, ha, ganun ba? Eh, parang walwal nga yan, di ba? Yung datingan niya. Eh, born again yung best friend ko. Sabi niya, ganyan ba sa inyo? Sabi sa akin. Nadikit eh, sa sugo eh. Si Yuli din, may bodyguard, di ba? Si Tatay Efren daw. Ayun. So ayokong ano to topic. Kayo ba? Parang delikado to. Eh, it's all about morality naman, di ba? Pwede naman natin pag-usapan na kung moralidad po ang pag-uusapan, tama ba 'yan? Yan. Yang ginagawa nilang 'yan na it's a we knew na yung may-ari ng restaurant na yan ay religious leader, di ba? Sa pamantayan ba ng sosyalidad ng society, tama ba yung ganyan na nagtuturo ka ng Biblia, nagtuturo ka ng salita ng Diyos, pero yung negosyo mo, yung pinagkakakitaan mo eh ganito. Ayan parang kitikiti oh. Yan. Pwede ba yun? Ano lang naman kasi dyan, Broccoli, is ang MCGI kasi, ang turo sa kanila ni Bes, kung bawal sa atin, bawal din natin itinda. Halimbawa, bawal ang alak. Hindi pwede uminom ng alak na nakakalasing. So bawal din magtinda ng alak na nakakalasing. Bawal manigarilyo, di bawal din magtinda ng sigarilyo. So, ganun ang itinuturo niya at ang katunayan nga niya ni marami ng members ang nagsakripisyo eh nang maanib sila bagamat malaki ang kinikita nila sa kanilang hanap buhay, grocery, negosyo na nagtitinda sila ng alak at sigarilyo nung maanib sila, pinagbawalan sila, huminto sila at na medyo nahirapan sila kasi nga bawal yan sa MCGI pero it turns out na parang nangyayari Bukol, binabawalan yung mga member. Pero sila pala mismo ang gumagawa. At ginagawa nila ito ng palusot. So, is that moral? That morally upright? Yung ganon klase? Mm-hmm. Or is it immoral? So, yun yung siguro ang usapan nyo. Oo. Kasi there's a difference between law and morality. Morality. Pwede kasing within the law, pero immoral. Mm-hmm. Sa paningin ng isang grupo. Oo. Pero iba-iba rin yung morality ng bawat isa. Opo. 'Di ba? For example, ako nagpa-long hair ako. Immoral ba 'yan o hindi? For me, it's not immorality. Okay lang 'yon. Pero for them, labag sa Biblia. So, nanggaling yung morality nila, may basis sila from the Bible. Bible at ano din broccoli. Interpretation ng kanilang puno, ng preacher. Kasi hindi naman lahat din ang naniniwala sa Bible, ganun ang paniniwala, ganun ang pinapasunod.
Kasi di ba, halimbawa, gaya niyan, di ba sa MCGI, pinagmamalaki nila na sa kanilang iglesia, bawal si Garilio, bawal ang alak. Samantalang sa ibang religion naman, hindi naman pinagbabawalan sa Katoliko, na Biblia din naman ang gamit. Sa Iglesia ni Cristo, Biblia din ang gamit. Eh, bakit sa mga relihiyon na yun, hindi naman pinagbabawalan ng mga member na magtinda? Samantalang sa MCGI, ayon sa standard ni Beth, ay pinagbabawalan sila at immoral ka kung titinda ka ng mga ganyan. So, iba yung kanilang morality na yan, ayon lang din sa interpretation ng kanilang sugo na kinikilala, na hindi naman din yan sinishare ng iba namang tao, Brocoli, na naniniwala din sa Biblia na meron din kanya-kanyang mga founder o sugo na hindi naman nagsishare ng ganun ding klaseng interpretation, Brocoli, na morality ayon sa MCGI. Yun. Mm-hmm. Kasi most of them, yung mga nag-i-stay, naalala niyo si Brad, Brad Ken, sabi niya, kahit ano pang nakikita niyo sa iglesia, nakikita ko kasi mabuti eh. Tumutulong kami. Kami yung may mabuting gawa eh. Pero if yung pera naman na yon is kinuha na, bawa, they stole it or pinwersa, pinatarget yung mga kapatid or nagbenta ng alak galing sa hindi malinis, dun papasok yung morality. Is it okay na to steal money and then give it to the poor? Parang Robin Hood compra. Robin Hood. Oo. At saka Brocoli, isa rin sa inaatake dati ni Best, kasi kung natatandaan mo, may statement dati si Jaime Cardinal Sin, yung Cardinal Katoliko. Sabi niya, kahit daw kunin daw niya sa kamay ng demonyo yung pera, basta maitulong lang daw niya sa mahihirap, binakbakan ni Best yun eh. Galit na galit si Best noon eh, nung sinas nun sa statement na yun ni Cardinal Sin na pinaka-puno ng Katoliko dito sa Pilipinas at that time. So, therefore, hindi siya sumasang-ayon doon na yung pera na galing sa masasama, yun ay pangtulong. Samantalang ngayon, lumalabas, ganun din pala ang ginagawa nila. Kasi, yun na nga, nakikita natin ngayon. Kasi noon naman, Bukol, hindi naman natin alam kasi yan eh. Ang ating akala talaga noon sa MCGI, perfect yung kaniyang negosyo dahil hindi sila nagtitinda ng alak, hindi sila nagtitinda ng sigarilyo. Puro lang talaga pagkain at mga legal na ayon sa Biblia yung kanilang tinitinda. Pero ngayon nakikita natin na hindi pala gano'n, na sila din pala mismo yung kanilang pinagbabawal noon for many years. Eh nakikita natin na doon pala sa mismong pagtatalakay natin, Bukoli, na-discover natin na later on din pala sila na rin nag-i-establish na rin sila ng negosyo ng mga sinasabi nilang mga immoral na gawain para lang sila magkapera, at yung nadahilan nila ay para daw yan sa gawain. Ngayon, is it moral or not? Yun ang question dyan. Tama, tama. But Soro, pwede mong patayin na tong share. Kanyang nabasa, baka pagod na siya. Pagod na siya. Ayan. For example, ito, yung employee sa airport may na-confiscate na pera, tapos imbis na i-surrender niya, kasi pag sinurrender mo yan mapupunta lang sa government, ibubulsa lang din ng government official, ang ginawa niya, kinain na lang niya yung pera, nilamon. Uminom pa ng tubig. Oh, so yung intention niya na kaysa mapunta sa inyo, o kahit yung mga tax evaders, hindi ako magbabayad ng tax kasi bubulsan nyo lang din yan, hindi na lang ako magbabayad ng tax. What do you think? Yun na nga eh. Parang ano yan, Bukoli, diba? Kagaya lang din yan. O yung ano eh, para dyan nakikita yung ano eh, adjustment ng kumbaga yung sinasabi kasi nilang parang sa society, normal society, Bukoli, yung kinoconsider na immoral is yung garapal na pagnanakaw. Halimbawa, yung tututukan mo ng baril tapos kukuha ka ng pera, ganon, hold upin mo. Yan ang pagnanakaw na wak, parang sasabihin ng mga tao, yaks, pagnanakaw yan. Pero pag halimbawa naman, Bukoli, ikaw ay isang businessman na mga level na talagang mga malalaking businessman. Di ba nag-hire ka ng mga accountant, mga auditor, na mga magagaling para ang intention mo, kaya ka nag-hire ng mga financial experts sa iyong kumpanya is para takasan yung malaking tax. Mm-hmm. Is it that also some kind of cheating, Brocoli, na pagnanakaw na rin na supposedly
yung porsyento na mapupunta sa gobyerno as tax, eh hindi na makukuha ng gobyerno kasi ginamitan mo ng technique, ginamitan mo ng mga financial experts para, sabi nga nila yan, tinatawag brokoli na tax avoidance. Di ba? Hindi nila sinasabing evasion kasi evasion, technically, criminal yan. Pero pag tax avoidance, aba, hindi yan. Ano yan? Kumbaga, glorified, ano yan, cheating. Na-audit naman, diba? hindi mo lang dineclare, pero audited. Oo, di ba? Kagaya nung nangyari doon sa ano, yung hearing about ABS-CBN, yung mga ganong style na ang galing nung accountant nila, mga expert, paano yung pa yung tax na ano papupuntahin mo nila sa ibang bansa. Ito sa isang bansa, mag-establish sila sa isang bansa na tax haven, hindi sila magbabayad ng tax doon. Eh, malaking kita nila doon sa ano, wala silang binabayaran tax sa Pilipinas. Doon sila nag-establish ng mga kumpanya sa mga bansa na mga sinasabing walang tax, yung tax haven. Yung mga ganun, is it that also pagnanakaw din? Is that considered an immoral thing? So yun, di ba? Question din yan, Rokoli. Oo. Like yung nakita nating ano, yung sa Canada, ano yan, Badlon, yung hindi dineclare yung mga nalilikom nilang pera? Zero yung collection. Oo, yung inanap ni Ate Peche. Yan pala. Sa report. Kasi itong mga companies na to, like MCGI is a company, di ba? Nasa SEC yan eh. Oo. So you can get... get the financial statement publicly. O-orderin nyo lang niya yan online dun sa SEC website. Mm-hmm. I-try nyo, malay nyo. Kung anong makita nyo. Hindi naman natin sinasabi Brokoli, no? Pero pwede po, subukan. Pwede. Po. Oo, diba? Public naman yan. Eh. Ayun. So it depends talaga. Kasi may dalawang klase ng morality, objective saka subjective. Objective, ito yung factual na kahit sino ka pa, immoral yan. For example, pagpatay, yung pang-hold up, yan. Objective. Pag subjective, depende sa tao, from person to person to. Person, lalo na religious. Nanghingi sa ano sa bus. For them okay lang 'yun. For us hindi. Subjective. Subjective. Ang daming ganito. 'Di ba flowers sa TikTok, ganito yung mga pinag-uusapan nyo. Premarital sex, same sex relationship, abortion. Yes po, yes, true. Ang dami, non-stop 'yan kasi subjective eh. Depende ko anong belief mo eh. 'Di ba? Walang katapusan, parang religion, saka Bible, saka politics. Parang kaya dito hindi tayo maubusan ng topics eh. Unlimited. Dahil subjective, depende kung anong moral sa iyo. Ayun. Yung iba naman, sinong ano diyan? Gusto mag-share? May questions ba kayo? Aldred, ikaw. Kamusta ka na? Okay naman. May naalala lang ako tungkol kay Hamilan. Naalala ko yan, nung bagong anib ako, parang pinag-produce siya ng album niya, no? Ni Yepes. Yung Halo-Halo ba yun? Parang yun yata yun. Tapos tape pa yun eh. Cassette tape pa. Kasi tape. Tangkiligin daw tapos i-vote. Kasi 'di ba that time parang award. Yung sa mga top 20 at 12 ng mga radio station, 'di ba? I-vote mo siya para mag-increase. Parang that time pa lang nandoon na no, minamarket na tsaka inaano na yung mga members na tawag dito, yung minamanipulate na yung isip to support this, ano, para sumikat kasi dala-dala niya yung pahala ng church. Ano kasi yan, Brad Aldred, kaya inopromote yun noon, is siya daw ay, kung yung daw kikitain noong plaka or ano, tape na yun,
para daw din napupunta lahat sa gawain. Nakatulong daw kay Bes. Yun, yun ang market. Kaya bumibili din ang members. Oh, naalala ko yun. Pag nag-guess o mag-guess po siya sa ganitong TV show, panood po kayo, ganyan. So, nabutan ko yun. Kaya noon pa lang, okay, meron pala mga ganito dito. May mga sariling pa-album, tapos may mga pa-concert. Yun, that time may mga pa-concert na yun. May mga tickets na binibenta. At nakatago sa akin yung mga concert tickets na yun. Sa Apalit pa that time, di ba? So, may mga toka-toka na that time. As early as 2000, 2001, 2002. Diba? Ganyan yung ano yung mga topics na sa pondahan. Kasi alam niyo yung sinasabi ni Best dati na kailangan mo malaman yung mali para malaman mo yung tama. Dapat ma-identify mo na what is wrong and what is right. So parang ganun tayo. Pagka-exit natin, hindi maiwasan pinag-uusapan natin yung mga mali sa loob na nakita mo. So is that ano being bitter or paninira? Parang hindi eh. Kasi doon mo mapapatunayan kasi kailangan mo ng validation eh. Paglabas mo sa iglesia, nagtatanong kayo, ako lang ba to? Or masama lang ba mata ko? Di ba? Kailangan mong makita. Kasi nga, Brocoli, ang turo kasi sa loob ng iglesia, lalo na doon sa mga matatagal na, huwag kang tumingin sa tao, huwag kang tumingin sa ano, dahil ang tao'y nagkakamali, ang tao'y namamatay. Pero kailanman ang aral ay hindi magkakamali, kaya tumingin ka lang sa aral. Yun ang mindset ng nasa loob ng MCGI. Kaya kung wala ka na sa loob ng MCGI, hindi mo natitingnan yung aral kasi sa palagay mo, yung aral mali na din. Kasi yung aral kasi, nagbubunga yun, Brocoli, doon sa tao nang gumaganap noon. Kasi paano yung, di ba, halimbawa kung mali talaga, kung tama yung aral, dapat nagpo-produce siya ng mga tao na tama ang ginagawa. Pero hindi ganun eh. Parang ginagawa na lang nila na excuse yun eh. At saka, kalaunan din, Brocoli, nung wala ka na sa loob ng iglesia at ikaw yung nagre-research ka na sa sarili mo, napapatunayan mo rin na hindi totoo yung kanilang claim na walang mali yung aral nila. Mali nga yung aral nila eh. Marami na makikita natin mga mali-maling aral, mga inconsistencies, mga pabago-bagong aral nila, lalong-lalo na sa pagwawakas ng mundo, iba-ibang version. At palagi nilang pinapalusot ni Bes na wala sa masasama na makakaunawa, tapos yung silang nangamamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, yung ganon. So, marirealize mo lang yan pag nasa labas ka na. Kasi kung nasa loob ka, tanggap mo lang ng tanggap. Kumbaga, hook, line, and sinker, lahat ng sasabihin doon sa loob, tatanggapin mo na lang as it is. Tumingin ka lang sa aral, huwag kang tumingin sa tao. Ayun. Kaya gusto ko yung mga ano eh, mga theists dito, Bible believers. Kasi para mabaka mo sila, kailangan baka gamitin mo din yung Bible nila. Bible nila. Di ba? Eh kung puro atheist tayo dito, tapos tinitira natin sila, parang wala ka sa isang ring. Magkaiba kayo ng ring. Oh. Although pwede rin, no? Nasabihin mo, is that logically possible? Si Kristo lumakad sa tubig? Yung mga ganun. Pwede rin. But kung talagang aral lang, ano, ang lalabanan mo, aral sa aral. Papamalian ni Badsoro yung mga aral nila. Oo. Kung baga Brocoli, makipagdebate muna sila kay Soro at maglalatin sila na nakakahaharapin ng kapatid na Brocoli. Ganun ang legal, diba? Yun. At kayo dadaan muna sa akin. Ako ang inkargado dyan. Bago kayo makarating sa sugo namin. Hindi kami papayag, re-rekta kayo sa sugo. Hindi kami papayag, babastusin yung sugo namin. Hindi tayo papayag. No way, hindi magkalibel. Ang layo. Magkalibel. Malayo. Oo, yun lang tayo. At pagdebate daw muna malayo kayo sa Papa sa Roman ng Latin bago nyo harapin si Brox. Iba eh, iba pa kayo pagbaka ko eh. Hindi ko na kaya yung mga Biblia eh. Sa totoo lang. Kahit naalala ko pa yung mga talata, parang hindi ko kaya lumaban ng ano, nang hindi ko ganong pinapaniwalaan. Textuan. Kagaya nung kay Soro. Ang pakikibaka ni Brox ay sa podcast, hindi sa laman at dugo. Yun! Kaya kailangan natin yan. Huwag nyo nga awayin yung mga Christians dito na ex-MCGI.
kailangan natin sila. Ah, di ba? Oh, 'yan ang kailangan dahil ano, representation 'yun eh. Bawat part ng XMCGA community meron representation dito. So well represented ng XMCGA sa podcast. 'Yan ang wait, 'yun ang maganda. Broad potential. Pwede nga natin tawagin dito eh, XMCGA Congress. Parang ADD Congress. Di ba? ADD Congress meron at Congress. Kaya nagtagan natin, ex-ADD Congress. Oo. Saka ano, dito lang yung iba-iba yung belief magkakasama. Parang nga daw tayong ano, chapsuy or ano bang, yung kahit iba-iba yung mga sangkap, pinagsama-sama, masarap pa din. Di ba? Kasi yung iba allergic sa amin eh. Oh, yung agnostics naman, yung iba allergic sa Christians. Baka naman pwedeng pagsamahin at makabuo ng masarap na samyo. Di ba? Pwede naman eh. Pwede. Talagang sogo. Sogo talaga si Brock, sogong sogo. Dahil siya ang tumitibag sa pader na namamagitan. Pader. Di ba? Harmony lang, humanism lang, morality and respect. Tama? Oh, masarap nga magsama-sama ng ganito eh. Basta isa lang yung ano natin, goal, to live harmoniously and free from religion. Tama. Andiyan nagtatanong eh, saan tayo pupunta? Oh, yun na nga. Yung bang ano? Yun pala Broccoli, yung palaging issue na lang na saan kayo pupunta? At ang tanong ko nga dyan eh, kanino ba narinig yan na ganun? Yung standard na yan na kailangan, ikaw, kailangan mo ng ano, meron kang papupuntahan. Kanino mo napakinggan yan? Sino ang nagsabi sa'yo yan? Di ba kay best nang galing yan? Siya ang nagset ng standard niyan na yan ang natatak hanggang ngayon sa utak mo. Saan kami pupunta? Saan kami dadalhin? Saan mo kami aakain? Di ba agad-agad yun ang itanatanong sa'yo, Broccoli? Kung yung aalis kami dito, saan kami pupunta? Sa'yo? Parang ganun, parang automatic, kailangan agad nila ng taga-akay. Parang, ano, ang tawag niyan, Broccoli, yung sheep, ano eh, sheeple mindset eh. Yung bang kailangan mo palagi ng pastol, ganun. Dapat ang, yung kagaya nung paglalarawan mo, Broccoli, yung bang mga, ano, mga tupa na nandoon sila sa isang gate. Tapos yung gate ang luwag-luwag sa paligid niya. Yung pala sa gilid ang lapad-lapad. Thinking eh. Which is, yun naman kasi, kaya nga sinasabi ko na pag lalo na pag tumagal ka dyan ng 20 years, 30 years, 10 years, tapos yun ang naririnig mo palagi na ang kailangan mo ng taga-akay, kailangan mo ng mangangaral, kailangan mo ng sugong taga-akay na ito ang maglalala sa'yo sa langit. Ganun ang natatak kasi sa utak natin eh. Kaya kung aalis ka dyan sa MCG, magkakaroon ka talaga, Broccoli, ng existential crisis kasi parang mawawalan ka ng taga-akay. Yun. Kaya kailangan mawala dyan sa mindset natin eh, yung concept na kailangan. Bakit kailangan natin palagi magkaroon ng, kailangan mo ba talaga ng taga-akay? Ng pastor na magdadala sa iyo sa kaligtasan? O is it just a manipulation tool na ginamit ng mga mangangaral at mga charlatans sa kasaysayan? Diba? Charlatan na yan. Yung mga, ano, mga mangangaral na mga bulaan. Ganun ang manipulation nila. Eh, na dito nyo lang. Ito lang kami lang taga-akay. Kami ang sinugo ng Diyos. Kasi yun ang natatak sa utak natin eh. Sa isip natin eh. Kaya yung iba takot talaga na umalis. Yun. Saan kami pupunta? Perfect example. Si Carlo Rivera. Oo, yun. Blagkastero naka-raise. Sige. Itong Carlo. Isang Carlo. Gusto ko yung sagot ni ano eh, KNB, ni Kuya Adel, doon sa isang nagtanong sa kanya na ADD. Sabi niya, saan kayo pupunta? Sabi ni Kuya Adel, una mong puntahan yung pamilya mo. Bumawi. Yun. Di ba ang ganda ng sagot ni Kuya Adel? Ganda. Oo. Oo. Bawi ka sa family mo. Oo. Sige, potential.
Ewan ko na banggit na yung sinabi ni Pex sa subreddit. Yung parallelism niya ganito. Kapag ba yung pagkain sa restaurant, eh hindi mo nagustuhan at pangit yung lasa kasi, hindi masarap. Ibig sabihin ba na magtatayo ka na ng sarili mong restaurant? Oo. Di ba? Hindi ganun. Hindi porque ang sinasabi kasi sa atin, kapag umalis ka, eh baka gusto mo lang magtayo ng sarili mong iglesia. O gusto, may mapagsariling kalooban ka. Kaya sa sarili. Gusto mong... Oo. Kaya ang iisipin, kaya ka naghihila ng tao palabas eh, para isama mo sa iyo at sa iglesyang itatayo mo raw. Ang maganda dyan, lawakan mo yung pag-isip mo kasi baka nag-isip ka ganyan lang eh, manipis lang eh, na mali siya, putya, binasa ko, baka ako tama. Baka kailangan kong magtayo na iglesia. So, hindi ganun. Mag-ano ka muna, mag-aral ka muna. Sabi ko nga, ang daming mga belief dyan na pwede mong pag-aralan. Baka naman hindi yan ang path na para sa'yo. Madaming options. Kaso kasi Broccoli, yung ganyang mindset kasi, yan kasi ang unang binlock ni Bese. Yung ganyang mindset na kailangan mo mag-aral pa ng ibang aral, ibang philosophy. May binabasis ang sitas dyan, yung nasa Colossus ba yun? Mag-ingat kayo sa mga pilosopiya ng yung philosophy. Oh, sinira na. Isa din yan sa mga binablock noon eh, di ba, na mag-aral ng ibang pilosopiya. Kasi kung titingnan mo doon sa Bible, sa gawa ng mga apostol, dyan sa mga epistles ni Paul Bucoli, may nakaka-encounter noon ang mga Kristiyano at mga apostol na ibang mga philosopher eh. Gaya ng mga Stoic. Yung mga Stoic na. No? Yung ganda yan. Sabi ni Potential na. Yung Potential. Yung kay Marcus Aurelius, yung mga Stoic. Na-encounter ng mga Kristiyano yan noon eh. At tingnan mo naman, kung pagtitingnan mo yung philosophy ng Stoic, di ba, nakikita na yan ng mga tao. Maganda yung philosophy ng Stoicism eh. Maganda yung ngayon, contrary siya doon sa Christianity na tinuturo nila. So, kung halimbawa ikaw, ka talaga, hindi mo ipag-aaralan yung Stoic, bagamat maganda yung Stoicism. Hindi mo kasi... Hindi ayon sa Biblia eh. Oo, ganun nangyari sa atin na. Kaya 20 years ka dyan, natatak sa isip nyo, taga-akay, dito nyo lang mapaunawaan. Eh, hindi pwede mag-aral ng ibang filosofiya. Eh, wala na. Wala ka na talaga maanon, Bukoli. Existential crisis ka na at magkakaroon ka ng parang lulutang-lutang ka na kasi mawawalan ka na ng wisyo, di ba? O, ganun lang. Oo, kailangan may pastor na susundan. Sino na ang susundan ko ngayon? Wala. Si Best na ang tingin kong pinakamagaling. Sino pa bang mas magaling sa kanya? Ngayon. So, parang mindset is parang empleyado. Pag nawala ng trabaho, mag-a-apply ng iba. Maghahanap din ng company. Baka naman mayroon pang ibang option. Baka pwede kang magtinda sa Shopee, Lazada, mag-business ka. Hindi lang yung ganun. Diba? Affiliate marketing. Affiliate. Ayan. Si Aldred. Sige po. Bird Algo po. Okay. Alright. Ang isa pa kasing problema dyan, yung kung paano in-embed o ipinasok sa utak natin yung one true religion. Kaya nagkakaroon ng dileme. Kasi halimbawa, syempre, sa tagal mo dyan, from the time na dinodoktrinahan tayo, di ba? Pinasok na dun yung one true religion, yung absolute truth. Kasi pag nasa totoo ka, ikaw nasa totoo, lahat mali. So ngayon, sa tagal mo na minamanipulate ka dyan, hindi ganun kadaling tanggapin na pag nasa tama ka, aalis ka, saka pupunta. Kasi kung mali ito, dapat pupunta ka sa tama, nasan yung tama. So kaya may dilema. Yung kung paano tayo dinoktrinahan, kasi indoctrination kasi, hindi naman evangelism yung ginawa sa atin eh. Yung indoctrination is a form of manipulation, brainwashing. Evangelism is educating the people. Hindi naman tayo in-educate eh. Brainwash tayo. Kasi evangelism is supposed to educate the non-believers about Christianity. Yes. Eh, hindi naman yun yung ginawa sa atin eh. Minanipulate tayo about MCGI. Na siya, ganito. Yes. Kasi it's all about MCGI eh. It's all about dating daan, how it was founded. Di ba ganun yung ginawa sa atin? Well, hindi naman tayo in-educate about about the Christianity itself eh, kundi about the
the religion that we are about to join eh. So doon pa lang yes pinasok na sa utak natin at kokote natin, kaya all the while pag nagkakaroon ng kung napansin niyo no, meron tayong ano eh cognitive dissonance all throughout na pagstay natin sa MCGI. May mga tanong tayo pero at the same time sineset aside natin, nagugulo na yung isip natin eh. Kaya it's better to disable the critical thinking so that you can stay. Otherwise, pag in-entertain mo yung critical thinking mo, yung logical na meron ka, yung pagiging logical mo, nagkakaproblema ka, lalayo ka, mag-iisip ka. Ganun yung nangyari sa atin. Pero eventually, di ba, mas dahil sa, siguro, dahil sa social media, yan, kamukha nito, Reddit, na-validate natin na, oo, tama, hindi ako nag-iisa, tama ito, tama yan, mali sila, ganito. So, yun yung naging problema sa umpisa pa lang eh, yung pagbe-brainwash sa atin eh. Kaya nagkako ng dilema pag aalis na kasi hindi na alam kung sila pupunta, paano gagawin nila. Ibi, imagine buong ang kanila, lalo na doon sa mga ano ah, yung pinanganak sa iglesia, paano gagawin nila? Mag-isa, parang lone wolf sila, kakayanin ba nila na mag-isa sila? It's either you beat them or you join them, di ba? Eh, they cannot beat their family. Paano nila lalaban na yung pamilya nila? Sige nga, di ba? O di mag-stay na lang sila. So, maging closer. Maging closer. O, ganun. Suffer sila in silence. So, ganun kahirap. Okay. Kawawa. Oo, tama. Susugan ko yung ano, susugan ko kay Aldred. Totoo yan. Alam mo ba, Tol, Brad Aldred, nung pinarinig ko yan doon sa pastor, yung resource person natin kanina, na sa Bible study, nakikringe siya eh, pag nakakarinig siya ng word, quote-unquote, doktrina. Ba't may party-party balon dito? Yun. Ulitin ko nga. Natanggal yung mask mo. Yun. Oo, yung quote-unquote word na doktrina. Tama yung observation ni Aldred. Kapag dinodoktrinahan ka, yun nga, pinapasok ka doon sa awa nila, nagagawin kang tau-tauhan, nagagawin kang dumb sheep. Yung dumb talaga, as in dumb. Pero kapag ini-evangelize ka, tignan mo yung term na yan, grand evangelism. Bago na sa pandinig natin, di ba? Pero never nating narinig sa MCGI. Pero sa iba, ginagamit na yan for so long. Iba talaga yun. There is a difference between evangelism and indoctrination. Kapag dinodoktrinahan ka, pinapapasok ka, hindi ka na makakawala. Gagawin nila lahat yan at all costs para ma-exploit ka. Kaya di ba nagkaroon tayo ng blind obedience, sunod lang tayo ng sunod. Hindi tayo na-empower. Kasi pag evangelization to, na-empower yung members eh. To be independent, to be critical, ganyan. Nagiging matalino. Pero pag yung member ka ng isang kulto, tulad ng mga pinanggalingan natin, nagkakaroon tayo ng blind obedience, sunod lang tayo ng sunod. Hindi tayo na-empower. We just follow. We are being controlled. So, yun yung main difference. Yun yung dapat na malaman ng mga naiwan dyan, di ba? Ma-open up yung isip nila kasi hanggat sarado, mahihirapan talaga. Oo. But Aldred, meron niyang switch. Sa utak mo, merong on and off. Pag nagpa-doctrina ka, i-off yun. Yung critical thinking. sige, tawagin mo na si Porus. Sige. Abo, gusto ko lang susugan din yung ano, sinasabi ni Aldred. Kasi yung doktrina dun sa MCGI, iba yung ganun style nila. Hindi nga yung good news yung pinofocus eh. Evangelization should be from Evangelios, good news. Pero yung ginagawa, ang unang step nila dyan, sisiraan muna yung mga ibang iglesia para ipakita na, para itanyag yung kanilang sarili. Pag ganun naman nagsisimula yun, para may tanim nga sa mindset ng mga paanib na wala lang iba mas maganda pa sa samahan na ito. Wala, lahat na mali, lahat ganito. Sa dami-dami ng mga sekta at samahan sa mundo, di mo naman may isa-isa talaga lahat eh. So parang binablanket, tinatakman na yung mata mo para di mo na makita yung mga kabutihan naman ng mga ibang grupo na ng reliyon. Ganun yung nangyayari dyan eh. Tapos yung ano pa, parang nakikita ko nga na sinasabing kinukulong, di ba? Parang baliktad, di dapat pag-evangelization,
Dapat pinapalaya mo nga yung mga tao, di ba? Ay nangyari, binibihag. Binibihag lalo sa mga man-made doctrines na mali-mali naman pala ang tayan sa Biblia. Oo. May kulungan eh sa Biblia, di ba? Di ba may kulungan doon? Yung original sanang ano ko, marami silang ginagamit na sita sa Biblia eh, para mambakod eh. So meron din silang binabasa yun sa Kawikaan 18, yung humihiwalay, naghahanap ng kanyang sariling nasa. So meron silang mga ano yung cards kumbaga na nagagamit para oh, card. Yun. Oh, yung ano, yung paghiwalay kay Kristo, I am the vine, you are the branches. Ano yan? Ganun ba? Pag wala ang hiwalay sa akin, wala akong magagawa. Ako ang puno ng puno. May tanong ako dyan eh. Pag wala ka ba kay Kristo, wala kang magagawa? Valid question. Wala ka ba magagawa? Yes, Brooks. Oh. Oh, Brooks. Ano yon? Tinutukoy doon, not physically, but spiritually. Hmm. If you are a part kahit spiritually. With Christ, spiritually. Oo, ganun. Wala ka talaga magagawa, spiritually lang. Not physical, ha? Kasi that's totally different. Pagkaiba talaga siya. Yung kay Epps kasi ginawa dyan, pinag-isa yung physical realm at saka yung spiritual realm. So tayo, lagi natin din nadidinig, pagkahiwalay kay Kristo, walang magagawa. Pero in reality, may magagawa ka. May magagawa ka physically. Oh, in spiritual hindi, aspect, spiritual, mawawalan ka. Yes, mawawalan ka talaga ng gawa. Kung hiwalay ka kay Kristo, sino na yung magiging Kristo mo? So in different form na yon. For example, Islam. Wala sila kay yes, Kristo. Wala naman silang wala silang magagawa. Yes, wala silang Kristo. Hindi si kasi Christ is not Lord for them. Christ is not a son of God sa kanila. So that's totally different talaga. Pero in physical, may magagawa ka. May tanong ako, Professor. Sige, go ahead. Hindi ba diba kasi ang pinapertain lagi nila diba diyan ang magagawa? Ay magawang mabuti daw. Opo. Diba? Yun ang pinoportray yun nila madalas. Oo. Pero hindi yun. Iwalay ka kay Kristo, wala ka na magagawa na mabuti. Hindi yun. Eh, that's totally different. Maganda nga, mapag-aralan natin yan eh. Ano yung hindi mo magagawa if you are apart from Christ? Ano yung bagay na hindi mo magagawa? Yun na yun. Si Epps kasi in general lagi, paghiwalay, wala ka na magagawa. Ang tanong, ano yung hindi mo magagawa? Okay, that is the question. Ang naalala ko dyan, hindi counted. yan kasi binigay na, ano, diba? Kumbaga daw sa basketball court, kung kahit na-shoot ka, outside the court ka, hindi counted. So yan yung pinapertain niya, no? Ni EFS, na pag hindi ka part ng ADD, kahit gumawa ka ng mabuti, hindi siya counted. It's not being recognized. So yun yung naalala ko na pinaliwanag sa akin ng worker nung bago ako na hindi ka makagagawa apart from this ano. So outside church. Ano ka? Outside based ka kumbaga. Wala ka sa home court. Kumbaga walang county, walang kabuluhan yung kahit gumawa ka na mabuti. At yun din yung tinuturo ngayon ni Razon. Parang what's the point of doing good works if you're not part of the church. So, sayang lang. So, dapat wag ka aalis sa church. So, that's how he, ano eh, di ba? He twists the verses. So, kaya marami yan nag-stay. Kasi, sayang. Gagawa ka na mabuti. Di doon ka nag-gumanto sa kung saan mabibilang. Nasa labas ka, gagawa ka. Wala pa ang kabuluhan. So, di ba? Ang tanong doon, sino nagka-count? Kaya may dilema talaga. Sino nagka-count? Naiiwan. Oo. Ang tanong doon, sino nagka-count? Yan ang problema sa kanila eh. Sabi nila, counted daw ng Diyos yun. How do they know? Who told them? Who told them so? Diba? No one knows eh. Tama yung sinasabi ni Brooks eh. No one knows. Sabi nga niya, yung mga agnostic, I have a big respect to them. Sabi nga ni Brooks dyan eh. We do good because we know that is good. Diba ganun yung format ng Brooks? Somehow, I agree with Brooks. Na, yes. Kasi it's the right tama thing yung to mentality do. Parang you do good because it's yes, the right it's thing, the right to, thing do. To do. Yes. Tapos ang MCGI, sabi nila, they do good because it is accounted for them yung to good things saved na ginawa nila. How do they know? Paano nila nalaman?
Sino nagsabi sa kanila? Yung kapaimbabawan ba na tulong nyo, pinapakita nyo pa sa camera, counted ba yan? Oh. Yung pagbigay nyo na lugaw na may camera, counted yan? Yung Caritas International, hindi ginagawa yan eh. Walang camera ang Caritas kung gumagawa ng ganyan. O alin yung counted doon? Yung walang camera, with camera or without camera? Yun ang question. Dapat sagutin nila yun. Si ano kanina, si Potato may nagre-raise na hands. Brad Potato, may sabihin ka ba? Diba? Opo. Kasi po yung lay down ko lang po yung predicate. Kasi po, pag ang isang kaanit, parang nag-iisip ng umalis, ang sasabihin nila, hihiwalay ka sa iglesia. Samantalang nung doktrina, pinaliwanag naman nila na ang MCGI, hindi yan ang iglesia ng Diyos. Umanib lang ang MCGI sa iglesia ng Diyos. Ngayon, pag aalis ka ng MCGI, paano ka namang umalis sa iglesia ng Diyos? Hindi naman sila magkapareho. Oo nga. Tapos, point. Totoo yun, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Kristo. MCGI lang naman ang hiwalayan ko, hindi ka naman hiwalayan ng Kristo eh. Paano yun? Yun ang inaano ko. Yun ang hindi nila masagot kasi ako po, ano lang po, para po sa kaalaman nyo, for transparency, nasa transition pa lang po ako. Hindi pa po ako totally hiwalay sa MCGI. Pero yun, nag-iisip ako ng ganun. Pero wala sa isip ko na humiwalay po sa iglesia at sa Kristo. Wala po sa ano ko yun. Lalo pa nga po kung mas nagnanasa na ano, mas magbanal, mas mag-isip kung paano ang ikabubuti. Katulad nito, nagjo-join ako sa mga forum na ganito para may matutunan ako, saka may makita ako, maka may mga maling naipasok sa akin na kaalaman. Katulad niyan, awan ng Diyos ang nagbigay naman sa akin ng kaalaman na yun. Ang Diyos din. Diba? Huwag po tayong paloko, turo ng demonyo yan, linoloko ka. Pag ganyan, sabihin, hihiwalay ka sa Kristo. Sino nagsabi sa inyo na humiwalay ako sa Kristo, di ba? Dapat po ganun po yung anak. Huwag po tayong pumayag na mahiwalay po tayo sa Kristo. Yun lang po ang masasabi ko. Maganda, magandang punto. Sige, potential. Ayun. Napansin ko lang dun sa mga napag-usapan niyo kanina. Yung morality na ini-impose ng MCGI, ang purpose niya talaga is to feel, unang-una is to control. To control, and pangalawa is to make themselves superior. Diba? Kasi, pansinin nyo, isang napapansin ko lagi, iba yung, ang laging sinasabi ng MCGI, sa dress code, ipinapakita nila yun na mas much better kami sa inyo kasi kayo, kung magdamit kayo, para kayong pok-pok. Kami, di ba linay kang ano, di ba linay kang mga manang at least hindi ka mukhang pokpok. In that sense, pinapakita nila the best to others. Bakit? Kasi yung pinaniniwalaan nila na dress code, yun yung sa Diyos. Yun yung sa Diyos. Kumbaga, we are far superior than you kasi makasanlibutan kayo. Kami, mga tinawag ng Diyos, di ba? So, parang naglalagay sila ng divide between the people. Para mag-buy din ng control. Kasi siyempre, kung control mo yung pinaniniwalaan ng tao, makukontrol mo yung buhay nila. Diba? Mm-hmm. O huwag kayong kakain dito kasi alal yan. Pag kumain kayo niyan, dudumi yung budhi nyo. O huwag kang kumain yan, dito na lang kayo sa Best House of Chicken. Diba? You control their lives. You control every aspect of their lives. Diba? Ayun yung aking... Potential, may sinasabi si ano, si Porus. Sino daw ang may masamang mata na pag naka-shorts, pok-pok na agad? Diba? Sino ngayon ang masamang mata? Kasi sa tagalabas, normal lang yun eh. Meron ngang kapatid na ano, yung hanggang tuhod yung palda niya.
sinasaway siya, dapat daw lampas. Eh, for her, it's okay. Hindi naman siya lumalandi. O, sumusunod naman siya sa ibang aral. O, sino may masamang mata? Baka yung kayo nasa loob. Oo, yun nga talaga ang may masamang mata. Ito, share ko lang. Nung panahon na wala pang Kristiyano sa Pilipinas, no, ang dress code natin sa pananaw ng MCG ay mahalay. Bakit kamo? Nung panahon ng pre-colonial Philippines, pala pre-historic, pre-colonial Philippines, yung mga babae, normal lang sa kanila na nakatapis sila. Mm. Diba? Normal yun. Pero hindi yun masama sa kanila. Oo, correct. Sa paningin ng isang lalaki, walang halay yun. Kasi normal yun eh. Subjective wala namang, morality. Wala naman kasing mali doon sa pananaw ng mga katutubong Pilipino noong una. Naging mahali lang yan ang dumating yung mga Kristiyanong prile dito. Nag-impose ng dress code. Parang, ay, mahali yan. Parang hindi tama na ganito yung ano, ganito yung itsura ng mga babae yan. Magdamit kayo. Pero mind you, nung time na yun, ng pre-colonial Philippines, wala tayong concept ng rape. Hindi embedded sa culture natin ang rape. Kung papanoorin niyo yung documentary na Walang Rape sa Bontok, tingnan niyo yung dress code ng mga babae doon. Mahali para sa paningin ng MCG. Pero sa area nila, kahit ganun manamit ang mga babae, walang rape. Ngayon, sino ang may masamang buti ngayon? Oo nga. Tama. Yung mga Pilipino ba na nakakakita ng ganun? Nung una o yung mga MCGA na to na nakakita lang ng konti lang tuhod. Konti lang yung ansatuhod eh. Pokpok na daw. Oo nga, tama. Depende yan sa standard mo at sa morality mo. Toby, sige po. Hello. Kasi nabanggit kanina yung yung word na doctrination. So, ang pagkakaano kasi dyan, ibang doctrination kasi sa education eh. Education is meant to inform and leave open-ended questions. Sa indoctrination kasi, parang imposing of set beliefs. Oh, you're forcing the information. Na-ayon sa'yo. It depends on your own narrative yung ini-impose mo. Pag education kasi, hindi siya biased. Parang ganito, no? Habang lumalaki ka, may mga certain set of beliefs na ini-impose sa'yo. Hindi mo naman matututulan yun growing up kasi nanggagaling minsan sa family mo yun and society. Pero as you grow further, di ba? May mga questions ka sa isip mo na hindi ka nakukontento dun sa pinagmulan mo. So, sa mga yun, sa mga information na pinagmulan mo, in a way, dahil nagka-questions ka, normal na sa atin yung maging free thinker eh. Siguro nasusurpress lang tayo. Depende sa norms ng ating society. Pero kasi, sa education, yung nga sabi ko, it leaves you an open-ended questions. Ang fact, kasi, ang education is based on facts. Pero we all know that things change talaga as far as reality goes. Isa yan sa hindi natin maiwasan ang changes. So, ganun din ang facts. There are certain pieces ng mga facts na nagbabago din through time. So, ang proposal ng education kasi is deep analysis. Hindi tulad nung doctrination kasi, you said to impose, nagbabase lang dun sa isang worldview na tinatawag ng isang leader or ng isang samahan. For example, yun, yung sa pananamit. Ako, may nakikita naman akong mga babae na kung magdamit naman, hindi naman tulad nung sa MCGI. Parang, masasabi nating mahinhin. Pero in a way na hindi yung na parang in-impose talaga na kung yung worldview ng isa. Diba, kung worldview niya nakabase sa let's say 1920s, 1930s, 1940s, ganyan. Dapat ganun din sa generation na to. May mga nakikita man ako na aware na
mainhin eh. Hindi nga lang ano, lagpas tuhod. Diba? Isabihin, ang education kasi, ang ano niya, is deep analysis, kaya nagbabago yung ganung ano, pananamit. It's because of hindi lang culture, pati subculture. So, depende sa mga changes, paano man mapapanatili yung ano, yung magiging mainhin. So, yun ang pagkaka-analyze nila doon. Hindi porket hindi na lagpas to, hindi na mainhin, di ba? So, yun ang akin, ano, bro. Mm-hmm. Ayun, tama, tama. Si Clancy kanina, nagtataas ng hand. Ay, sorry. Nabanggit na. Yung nabanggit na. Gusto kong sabihin. Oo. Mostly sa ano, yung topic nyo kanina na saan pupunta kapag lumabas. Kasi ang isipin na lang nila, alisin muna nila yung ano, kasi doon ako nag-start eh. Pag wala ka ng blinders sa mata, magiging open ka sa ibang idea eh, na sinusuppress sa atin dati. Diba? Through fear-mongering, mag-isip ka pa lang ng laban na doon sa previous na ano. So na dahil doon sa fear-mongering na yun na napaka-effective, hindi mo na na-explore yung ibang mga ideas na may parallelism naman sa ano. Kung gusto mo pa rin maging Christian, marami namang aral si Christ na may parallelism even sa Buddhism, Stoicism, diba? Even yung part ng mga Taoism na ang isipin mo na lang out maging aware ka sa mga empirical evidence, ano yung nagiging output nung ganitong ideas. Tignan mo yung mga Buddhist countries, parang lagi silang good vibes, may tolerance sila sa mga ladyboys, 'di ba? Maganda yung culture eh. So hindi lahat ng mga ideas, mahirap kasi pag nasa bubble ka lang ng MCGI eh. Even yung historical Christ hindi mo maaral eh. Hindi mo pag wala ka ng blinders, maaari mong i-search pa eh, saan nagsimula to, kailan kinumpile yung Bibles, ano yung mga references nung panahon ng Hellenistic period, bakit may nagsasabi na involve ang Theogen sa pre-shamanic era pa na nakabuo ng Christianity na as it is. Pero ang daming ano eh, ang lawak ng knowledge pag inalis mo yung blinders mo ng MCGI. So yun lang yung may papayo ko sa mga hesitant pang umexit. Ganun talaga eh. May mga levels din eh. May mga phase sa buhay. Kasi ako nag-Christian pa ako eh pag alis ko sa MCGI. Nag-Bo Sanchez pa ako. Nagbasa ako ng Christian books. So depende eh kung anong pag-aaralan mo eh. Kasi Brad Lone, di ba tayo ngayon? Medyo higher level na yung binabasa natin. It's up to you siguro kung mag-stick ka sa Bible as your basis of faith. Kasi tinry ko eh, talagang ano eh, ano bang tawag doon? I try to stay sa Christianity, tapos may mga nakita akong hindi ko ganong gusto, kaya nagbasa ako ng iba, tapos doon na, nagsunod-sunod na yun, Brad Lone. Kaya depende pa rin kung saan kayo komportable. Oh, yun. Ayan na nga. Oh. That's diba? Exactly. So, anong maganda sa'yo? Kasi kaya ganyan sinasabi ko eh. Na, isa din sa option nga sinasabi ko, kung ayaw mo, halimbawa, kagaya ng iba na umalis sa MCGI, kasi ang minsan kasi ang talagang tendency mo pag once ikaw ay umalis, kaya nga kasi siniraan na ni Bes yung iba-ibang religion. Siniraan na niya yung born again, siniraan na niya yung iglesia, siniraan na niya yung katoliko, yung iba-ibang klase ng filosofiya. Kumbaga wala ka ng option eh. Kumbaga na nagkaroon ka na ng prejudice sa lahat ng mga iba-ibang pananampalataya na yan. So, kung halimbawa, ang option mo na lang is ano, kagaya nung sinasabi ko bro, maging deist ka na lang. Yung maganda rin yan, deist. Maniwala ka sa Diyos, pero hindi ka nadadalo sa mga reliyon. Hindi ka nadadalo sa mga simbahan, pero naniniwala ka pa rin na may creator. Okay lang din naman yun. Hindi naman masama yun. Kung sa iyong paningin ay ang lahat ng mga bagay eh, hindi mo talaga ma-arok brokoli na walang creator, kasi ganun ang nakakatakot yung nila na mag-venture sa pagiging agnostic or atheist, is yung kanilang appreciation sa nature na hindi nila ma-arok brokoli na walang creator yan. So sa kanila, nag-i-stick sila dun sa paniniwala na meron creator, pero
ayaw na nila pumunta sa mga church, ayaw na nila pumunta sa mga pare, sa mga pastor. So sa kanila, naniniwala sila na mayroong tinatawag na creator, pero hindi na sila umaattend o hindi na sila nagsusubscribe sa anumang religion, either it is a Christian or other kind of religion. So ayun lang, kung asaan ka komportable, saan ang iyong feeling, kung saan ka napupunta, saan ang iyong damdamin, magaan ang loob mo, edi doon ka. Huwag mong hatulan yung sarili mo na kung hindi ka na naniniwala sa MCGII, ikaw na ay masamang tao na at ikaw ay demonyo. Yun kasi ang nangyayari sa iba. Kaya nagkakaroon sila ng guilt, Broccoli, na hindi naman talaga nila dapat paramdaman. Ito'y bunga lang ng psychological na pangyayari sa buhay ng isang tao na natrap sa isang kulto sa matagal na panahon. Yan lang. Yun ang important step to get out first and then figure it out later. Oh, ito si Clancy, nag-soul search to eh. Oh, halimbawa nag-soul search ka, nakita mo, oh, ang ganda ng universe, ang ganda ng nature. Mismo. There must be God. Mismo. Oh, that's good for you. So, we respect that. Doon nagsisimula yung respect sa bawat isa. Sige, tuloy mo, Clancy. Yes. I-add ko lang dun sa ano, kasi nung last na pondahan, parang maraming trap pa rin sa loob or nasa phase na hindi sila makapaniwala na dalawang dekada silang nalaw ko. Hindi porket yung ibang tao naging agnostic or atheist, hindi naman necessarily masamang tao yun eh. Maaring nasa phase sila na hindi pa nila alam and be comfortable in not knowing. Napakasayang gift na yung consciousness natin. Mm-hmm. Maaari tayong mag-search. And even the math and the science agrees with intelligent design, apparently, kung titingnan mo yung mga recent research, but not necessarily. Ang sure lang tayo, lokohan lang 99% of religion and cults. And sadly, we were in a cult. So, alisin nyo muna yun. Purge nyo yung NPC thinking nyo dati. Then, start to zero. Kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo muna, since nasa trauma stage pa kayo, go through meditations muna, siguro. Mm. Diba? Learn breathing exercises, kundalini. Para good vibes muna. Para kung nag-plummet kayo down, para lang mapunta lang kayo sa base level ulit bago kayo mag-explore ng mga bagong ideas or ideologies. Or even diba sabi, facts. Diba sabi nga ni, diba sa martial arts, probably, empty your cup. and fill it again. Meron din yan sa Zen, mga Zen teachings. Zen Buddhism. Yun, solid din yan. Buddhism. Yes, Zen Buddhism. Zen Buddhism. Mga ganun. Kasi ang ano kasi Broccoli, kagaya nun, para bang isa din yan sa mga ano ko eh, yung parang naano ko na, bakit sila maaawa doon sa mga tao na naging atheist or agnostic? Kasi yun ang nakikita ko minsan eh sa mga, kagaya ng isang nandun sa YouTube, napakinggan ko yung naging Katoliko na, naaawa daw siya doon sa mga MCGI members na nagiging atheist na daw nagiging agnostic. So, bakit ka maaawa? Anong kaawaan mo doon? Para bang ang yung pagiging atheist agnostic, para bang isang kaawa-awang stand? I mean, hindi eh. Hindi kaawa-awa yun eh. Dahil nga, hindi naman porket naging atheist agnostic ka, igagawa ka lang ng lahat ng mga kalokohan, mga paggawa ng pangpatay ng tao, pag-aadik, ganun. Ganun ang perception nila eh. Pag naging atheist agnostic ka. Wala na bang morality? O wala ng morality. O yun, ano ko na, parang bakit ganun ang tingin nila na naawa daw siya doon sa iba na dahil daw sa kasamaan ni Bess, dahil sa kasamaan ng aral ni KDRA, yun daw mga MCGI members na umaalis ay naging atheist agnostic. Nakakaawa daw. But as if yung hindi paniniwala sa isang creator ay isang kaawa-awang bagay. Anong masasabi mo ng Broccoli yung ganun? Itong yung kausap ko si Ang Tamang Daan. Sino yan potential? Yung ATDC? Ang Tamang Daan, contradiction teaching. Allergic siya sa hindi naniniwala sa Diyos. Mm-mm. Sabi ko, yan ang difference natin. Ako, agnostic, I can, pwede akong makihalubilo sa Christian. Pwede tayong magkakampi. Pero siya, never daw siyang
magiging kakampi ng ano, atheist or agnostic. Nakakatawa din yun si ang tamang daan contradiction teaching kasi the name yeah. itself, ang tamang daan contradiction teaching, ang kanyang tinitira doon yung Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, maka-IDD siya, kontra siya sa Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, sa panahon ito, nagsasalita na rin siya laban sa MCGI. Isa nga siya doon sa nasa Reddit, di ba, na nagpo-post laban Parang ano, parang rin siyang nasa, kayang ganyang yung tao na yan, parang nasa balag din ang alanganin niyan. Meron siyang tinatawag Broccoli na cognitive dissonance. Kasi dati-dati, maka dating daan siya, maka MCGI. E ngayon, siya na rin mismo, tinitira na rin niya ang MCGI. Diba, dati, yung tinitira niya. Ngayon, kasali na rin siya sa tumitira. Di, cognitive dissonance ang nangyayari dyan sa ang tamang daan contradiction teaching na yan. Ha? Ano ni best friend na rin yata ni Kuya Soro yan eh. Oh. Best friend ba ako? Ah, nanggigigil ba sa akin? Nanggigigil. Ikaw ang dating daan, ikaw ang tamang daan contradiction. Pumasok ka rito. Sige, usap tayo. A.K.A. Will Jackson. Will Jackson. Diba? Pwede ba, hindi ba pwedeng we can live in harmony na lang? Na walang bardagulan? Eh, pag makabless, mahirap talagang mabuhay ng ano, in harmony with others. Oh, alam niyo yan. Allergic eh. Meron kasi silang ano, superiority complex na yun yung dala-dala kasi ni ano, ni EFS, 'di ba, from the start, yung superiority na he knows, you know, yung entitlement na meron siya na ipinapasa niya sa mga members. So mahirap 'yon. So dapat yung mga naiiwan diyan, yung mga fanatics, dapat ano, saka yung mga papaalis pa lang, magkaroon sila ng yung virtue ng humility to accept that they were deceived. That ako kasi share ko lang kasi alam ko makakatulong sa maraming nakikinig na mga active at mga closet. Unang-una, syempre magkakaroon tayo ng ano, denial. Nasa denial stage yung totoo ba, parang malilito ka, 'di ba, magugulo ka. Tapos magkakaroon ka ng acceptance kasi tatanggapin mo na naloko ka, na nabudol ka. Eh masakit 'yun, bilang mo 20 years ka na nagpauto diyan. Ano gagawin mo? So tanggapin mo. So 'yun, magkaroon ng humility to accept na we were deceived. Eh, yun yung buhay eh. Naloko tayo eh. Mm-hmm. Bala tayo sa kanya and magaling talaga siya mambola, mambilog, di ba? Oo. Ito, Aldred, sabi ni Marihuya, sa akin, madali lang umalis. Pag nagsinungaling kasi, tapos na usapan. Ayan. So, may napatunayan siyang ano, nagsinungaling. Yes. Yung area-area yeah. ay, sorry. Magsasalita ba, Marihuya? Pwede ka bang mag-share? Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Hello po, nasabi ko lang po kasi yung kasi ano po ako, nagbabuy and sell po kasi ako ng kambing. Parang naiparallel ko lang din po yung experience ko sa daily life ko dito po sa religion po sa MCGI. Kasi po sa pagbebenta ko po ng mga kambing, pag bumili po ako ng kambing at sinabi mo po na healthy po yung mga kambing na binebenta mo, tapos sa pagkuha ko ng kambing at pagdala ko sa bahay namin at may nakita ako na sakit dun sa kambing na nagsinungaling ka, ibig sabihin no, na nagloko mo ako at di, sa susunod din ako kuha ulit sa'yo ng kambing. Ibig sabihin, tapos na yung usapan. Nagparallel naman ako ngayon dito sa religion na once na magsinungaling ka na totoo na naniniwala ako dun sa mga tinuturo mo na aral na dapat ganito gawin base sa Biblia. Pero pag yung mga aral na tinuturo mo tapos hindi nyo nga ginawa tapos nagsinungaling ka, para saan tapos na usapan? Wala na tayong dapat pag-usapan. Para lang din yun sa pagbibenta ko ng kambing na pag may sakit yung kambing na binigay mo sa akin, tapos na usapan natin, hindi na ako kukuha ulit ako sa'yo. Kaya sabi ko, basta nagsinungaling na sa akin, wala na, tapos na usapan. Kaya ako yun po yung nasabi ko na nagsinungaling si KPR, na ganun, wala na, tapos na usapan. Yun lang, ganun lang po ako dali Galing na. Galing naman talaga ka-basic yun eh. Basic. Diba, pag nagsinungaling ka, tapos na. Very basic, diba? Pero... Hindi ko na makakaulit. Oo, kaso...
hindi ganun yung mga nasa ano eh, mga naiwan na mga... Hindi yan ganun. Hindi ganun kadali. Oo, oh, hindi ganun. Lalo na kung buong pamilya mo, di ba, nanay, tatay, mga kapatid, pinsan, ay po, tsa. Kawawa ka. Lalo na yung isa dyan, sabi ba naman, i-restore daw niya. Ano ba naman yun? Pwede ka ba naman mag-restore na tiniwalag ka dyan? Parang sa ano to, sa Shopee, ang expected, si Isko Moreno. Tapos ang dumating, si Bess. Oh, eh, nagsinungaling na pag-order mo. Hindi, joking aside, yung order mo, hindi pala ganun. Eh, o-order ka pa ba ulit doon? Siyempre, hindi na. Madadala ka na. Expectation versus reality, Broccoli. Expectation versus reality. Oh. So, eh, yung isa, gusto pang bumalik. Nako naman, natiwalag na nga eh. Toby. Oh, hindi kasi, hindi, tsaka ano lang, kasi narinig ko yung tanong ng ano, karamihan ng fanatics na kumbaga, saan mo kami dadalhin? Parang napakaano yung ganung statement, no? Yung ganung question. Parang nagpapakita ka ng immaturity. Parang it's stupid kasi. Stupid. Napakinggan. Parang bata. Alam mo yun? Hindi marunong. Oo. Sabi ko, may dalawa kang paa, di ba? Siguro hindi ka naman hindi ka naman impaled. So, ang tingin ko kasi dyan, ang buhay, no? Para siyang bangka. So, sabihin natin may mga current o hangin na pwede kang iliko. Ganun naman eh, di ba? Minsan nagkakamali tayo. O minsan, pwede kang swertihin. Parang ganun yung analysis ko kasi dyan, eh. Pero at the end of the day, dahil ang buhay mo parang bangka, kanya-kanya tayo ng bangka. So kanya-kanya din tayo ng ano niyan, ng pag-operate niyan. Depende na sa'yo saan ka pupunta. Kung gaano kabilis yan, o kaya gaano kabagal yung pag-ano mo, pag-ano ng bangka. Kasi parang ano yun, no? Parang nakakaano kasi yung gano'n makakabasa ka ng saan mo kami dadalhin. Parang bata. Mm-mm. Parang wala kang isip. Parang kang ano, parang kang ano bang word? O yung parang imbisil. Imbisil. Tatanong ka ng ganyan. Kumbaga yun ang ano, effect ng ano eh, ng cult is maging dependent ka instead of independence, di ba? Hindi kanila tawag dito, parang encourage na ano, yung sinabi kanina word kanina, na maging successful, ganyan. Mag-improve, ganyan, improve. Hindi, kailangan dependent ka eh. Kaya bawat ano mo, failures and success mo, dependent ka sa kanila. So, ganyan ang nangyayari. Oo. Para ka talagang imbisil. Naalala ko. Thank you. Ambaw, nanonood kang TV series. Ang ganda ng mga episodes, natapos mo hanggang dulo. Tapos nung lumalabas na yung credits, pucha, tapos na. Ano nang gagawin ko? Di ba? Ang dami na yung palabas. Pupun ka na dyan. Tapos mo na eh. Parang sa escalator. Nasira yung escalator. Yung escalator. Sumigaw siya. Help! Na-stuck siya sa escalator. Eh pucha, lumakad siya. Well, lang yan. Sa Broccoli, no? Parang tingin ko dyan, parang ang imbisil nga eh, kasi wala ka bang ibang taong nakikita? Eh, kayo lang ba talaga sa MCGI ang mga tao sa mundo? Tumingin ka sa paligid mo, marami naman mga tao na hindi member ng MCGI. Kaya, okay naman yung kanilang buhay, okay naman sila, wala naman silang problema. Eh, bakit ikaw, napakalaking issue sa'yo kung saan ka pupunta? Wala bang ibang tao sa mundo? Wala na bang ibang tao sa universo na pagtitingnan ka, saan ako pupunta? Eh, tingin ka lang sa paligid, oh. Yung kapitbahay mo, successful. Yung mabuting tao naman. Anak na hindi member, okay naman, tinutulungan ka pa nga. Eh, bakit ganun? Bakit naging ganun ng ating isip? Parang nag-shrink ang utak mo na parang naging masyado ka ng dependent sa, ano, sa ginagawa ng iglesia. So, yun ang naging problema sa atin. Ayan, si Potato. Sige po. Tungkol po dun sa pastor, alam ko po, ang aral din po dyan, kahit 5 years pa lang po ako,
ang pastor po natin, ang Kristo. Ngayon, ayaw niya po, na-offend po siya na may tinatawag na pastor. Pero, iniba niya yung tawag, taga-akay. Parang ganun pa rin po yun. Kompleto po yan. Eh. Ganito po eh, ang pangako po ng Kristo sa mga apostol, nung paalis na siya, huwag kayo malulungkot. Magsusubo rin ako ng banal na espiritu. Siya ay mag-aaliw sa inyo. Eh, ba't po ganun yung aral nila? Medyo na-offend din ako dyan. Pag parang gusto niya ang kaalaman ng Diyos, sa kanya lamang gagaling, siya lang ang mga ngaral. Na-offend po ako dyan dati. Pwede saka po kasi pwede po kasing sabayan eh. Halimbawa po, kunyari po, 100,000 members tayo, pwede pong yung aral ng Diyos, sabay-sabay pong maibigay kahit sa 1,000 members man lang. Ganun. Pwede rin pong mauna sa member kesa niya maunawaan. Tingin ko po pwede po mangyari yun kahit siya yung tumatayong leader sa lupa eh. Yun po ang tingin ko dyan. Kasi wala pong wala pong pinagbabawal or exclusivity na siya ang unang makakaalam. May sitas siya na binabanggit eh, hindi po ako sangayon doon. May mas magandang sitas dyan eh. Yung magsasabog ng kaalaman sa mga anak na lalaki. Magsasabog, hindi lang sa isa yun. Sa New Testament, ito din po, kinote yun. Kalimutan ko lang yung verse. Sige po, salamat. Oo. Ganun nangyari. Sinabi ni ni attorney no, na bakit kaya hindi na lang i-download ng Diyos sa utak ng bawat isang tao sa mundo ang katotohanan? Bakit kailangan pala dadaan sa mga ngaral? Bakit ganun? What does that even mean, Rocoli? Bakit ganun? Kasi kung ganun ang gagawin ng Diyos, wala na sanang gulo, di ba? Wala nang di ba na i-download lahat o i-upload, download sa lahat bawat isang tao na, o ito ang tama, o di, hindi tayo mag-upload. Eh. Wala nang... Sana man lang, council, yung mga gustong mag-aral ng salita ng Diyos, council sila, pag-usapan nila, o ano bang natin topic. Tapos, dun lalabas yung katotohanan. Hindi nang gagaling sa isa. Sa isang pipe lang. Di ba? Eh, kasi nasanay tayo sa yung kailangan may intercession ng isang santo, ng isang pastor. Ng mga o, katulad dito sa Latindaan, kailangan may intercession niya, ni Efesa, ni DSR. Pati Abuloy, napag-usapan namin to nila Kuya Talong. Yung Abuloy, pwede kayong mag-abuloy yan per lokal at yun yung fund nyo dun sa lokal. Bakit kailangan iakyat dun sa isang tao? Iakyat. Oh, tama, tama. 'Di ba? Parang mas okay pa 'yun eh. Kung ganun. Kasi daw, kasi nga daw. Ah, sige. Kasi sige. Tama yung point na 'yun, sa totoo lang. There's no such thing as monopoly of knowledge. Sa education, hindi 'yun pwede. Yung background ko kasi is education. Walang monopolya ng wisdom, walang monopolya ng knowledge. Everyone can share. Actually, iba-iba tayo ng level. Yung ating way to acquire knowledge, iba-iba rin. Meron tayong visual learner. Visual tayo. Meron naman hearing naman yung kanyang yung kanyang way of learning. Mabilis siyang maka-pick up kapag nakikinig. So, iba-iba tayo ng way para matuto. The same way, sa Bible kasi, maganda yung point ni Brad Lone. Ba't hindi na lang magsaboy? I-download na lang. Eh, andito na eh. Naka-download na eh. Yung nakasulat sa Bible, yun na yung dinownload na yun eh. Isinulat na para basahin na lang natin. Yun yung lagi kong encouragement sa bawat isa. Lalo na dun sa mga umaalis. Magbasa kayo. There's no other way. Basahin nyo, balikan nyo yung mga natutunan nyo. Imbestigahan nyo. Tama yung ginagawa ni attorney. Binabalikan niya, binabasa niya ulit, at nakikita niya talagang mali. Yan ang pinanloko sa atin eh. Yung Biblia. Wholeheartedly, binigay natin sa kanila. Iba sa atin dito, kabataan. Buong kabataan natin. Sabi ko nga kay Brooks eh, hindi ako nakapasok ng sinihan. Nakapasok ako ng sinihan at the age of 24 na. Itong si Aldred eh, mahilig pala to sa sine. At least ikaw, na-enjoy mo yung sinihan. Diba?
Eh, di balikan natin lahat. Nung college days. Kaya nung dinodoktrinahan ako, parang nagdadalawang isip ko noon. Kasi sabi nung, kasi diba that time, mano-mano yung pagdoktrina, yung mismong, wala pang CD ah. Hindi ko, yung worker. Yung worker pa mismo yung, ano, parang one-on-one, ano nga yun eh, one-on-one indoctrination kasi mag-isa lang ako. Tapos nabanggit nga yung sa sine. Eh, syempre, nung college ako, meron akong mga subject, yung film review, yung mga ganun. Syempre, nanonood kami sine, tapos i-review namin yung movie. Tapos, film criticism. Oo, mga ganun. Tapos sabi nung manggagawa, bawal pumunod ng sine kasi upuan po na malilibak yun. Sabi ko, ha? Kung paano nag-iupuan ng malilibak yun, eh di ba yung mga nanonood sina, sila din yung mga kumakain sa restaurant, sumasakay ng jeep. Eh hindi po bro, bawal po talaga kasi po, madilim po yung sina yan. Eh syempre kasi po, visuals yun eh, kailangan po sa ano, yung tela, yung ganito. In-explain ko pa yung technicalities, tapos nainis sa akin yung worker. Eh ito po kasi, ganito, ganyan, tapos tumahimik na lang ako. Tapos nung kinabukasan, parang nagdadalawang isip na ako, sabi ko, ano ba naman itong pinapasok ko na to? Parang ayoko nang tumuloy. Kaso yun, sinabihan ako na ano, na yung mga hindi to tumuloy, may nangyaring masama. Yung daw isa, nasa kasaan. Siyempre natakot ako, ayoko masagasaan. Yan, tinapot na. Oo, tapos yung daw isa, pumunta sa birthday, nagkaroon ng saksak. Nasaksak. Ako naman. Nasaksak. Yung isa, nasa kasaan ng pison. Napiyarit. Oo, yung mga ganun, sinaksak, nasa kasaan. Siyempre, I was 19, parang, la, makasagasaan ako. Yun ang iisip ko, makasagasaan ako. Sasaksakin ako, bubugbugin ako. Sige po, tutuloy ko na po. So, yun yung naging ano ko. Natakot yun, ako na patayin ako. Madisgrasya ako. Yun nga talaga, tol. Kaya yung sinasabi ko, totoo yun na binabanggit ni Loan. I'm agree with that. Ba't hindi na lang i-download? Naka-download naman eh. Actually, it was, hindi lang siya di-download. In-imprinta pa. We just have to, ano, to be wise. Ang ganda rin na sinabi ni ano ni Toby na para tayong walang isip, tinanggalan tayo ng utak diyan. Na isang tao lang ang nagdadaldal sa atin, pinaniwalaan na natin. Hindi na tayo nagva-validate. Wala nang fact checking. Wala nang validation. Kahit saan mo daanin, sa gobyerno o mapagobyerno man o hindi kaya sa akadim, may fact checking eh. Hindi mo man lang ba i-chinek na tama ba yung sinasabi. Lahat tayo nabulag doon. Na malign ang Bible sa kanya. Pero yung ituro mo na ang Diyos, may walang tuhod, pero may puwet. Hindi ba blasphemy yan? Talagang tama naman yung sinasabi ng iba. Eh. Yung Diyos nyo, walang tuhod, pero may puwet. Ano yun? Hindi ba natin na-validate yun? Gamitin lang natin yung isip natin. Itong podcast na to, it's an eye-opener. Napakaganda na may ganito. Kasi nung panahon ko, Brooks, kinukwento ko nga sa'yo, nung umexit ako, mabaliw-baliw ako eh. Wala akong makausap. Wala akong makausap, 2011. Wala akong mapuntahan, wala akong mahingahan, wala akong masabihan. I felt na I'm alone. Na sana may ganito nung panahon na yun. Pero hindi naman ako napariwara. Nakapag-isip ng tama, tinapos ang dapat tapusin. Nakapag-aral, natapos yung pag-aaral. Yun talaga. Mm. The moment na dinidiscourage ka na huwag mag-aral, mag-isip ka na. Bakit? Ganun na ba kamortal na kasalanan na mag-aral? Bakit kailangan 2 years lang ang course? Huwag na masyadong matagal ika. Pero yung pamangkin niya, nakapagtapos ng bugas niya. Naglo pa. Di ba? Si yung isa, yung taga-basa niya, si Ate Sis Los. PhD pa. EDD. EDD. Doctor of Education. Ano yun? Isip-isip rin pag may time. Di ba ganun lang yun? Alam po. Yun yung ano eh. Kasi lalagay ko dito sa recording, the story of my unfaith. Ngayon, maganda yung sinabi ni attorney na hindi ka naman nihiwalay eh. Doon sa Kristo eh. So, saan ka naging unfaithful? Doon lang sa organization na gawa ng tao na
na religion, hindi ka ihiwalay pa rin dun sa belief, sa original belief mo. Pag nakakita ka nga ng mali, sabi ni Marihuya, at nagsinungaling kahit isang beses lang, lalayas na siya. Madali lang maka-exit. Nawala na yung trust. Diba? Kahit sa naman eh. Kahit sa... Pero lang siguro sa family, no? Bawa nakapag-cheat. You forgive. Tama ba? Iba sa religion eh. Pagka ano... Ayan nga, sa dami na ng information na nakuha natin sa pundahan, sa mga statements ng ibang tao, sa naranasan mo mismo, ikaw sa iglesia, ano eh, talagang hindi ka nababalik eh. Doon sa mga nahihirapan naman, yun nga, you can stay in faith. Ayan, kontakin niyo si Zorro. Oh, kanina, dumalo kami. Diba, Clancy, sabi mo, na-miss mo si Jesus. solid yun. Ah, di ba? Okay din eh. Na ano nga, kinilibutan nga ako doon sa Cornerstone. Red Zorro, yung kantang Cornerstone. Kinakanta ko yan yes, dati. Yes. Saka yung mga ibang kanta na ng Christian groups. Ano ba yung banda na kumakanta ng mga Christian songs? Ano yun? First Baptist, First Dallas Baptist Church. Marami sila. O di ba dinidiscourage sa MCGI na makinig sa ibang mga ganyan? Mga Hillsong, Hillsong. Hillsong. Pinakinggan mo, di ba? Ang ganda ng context, ang ganda ng ganda, no? Musical score. Ang kinikilabutan nga rin. Si Jesus naman yung pinapasalamatan nila eh, di ba? Mm. Ang Jesus daw yun kasi. Ano yung Godlon? Yung culto ba ng Hillsong? Hillsong. Iba din, Hillsong sikat yun. Meron pang isa, si Don Moen. Don Moen. Don Moen, sikat yun. Yan, gustong-gusto ko. Tom something. Dinidiscourage niya ng ano, MCGI ng makinig niya. Ano. Diba si... Oh. Kahit din yung mga ano, yung mga OPM Christian songs, magaganda din. Hindi lang talaga tayo pinapayagang makinig. Oo, magaganda. Na pero, minsan nag-ano sa Spotify. Maganda. Yung kanilang mga awit naman din sa MCGI, mga kopya lang din naman. Yung ano, iniba lang yung lyric, pero yung ano na yan, yung awit na yan, classic na yan eh, during the 19th century pa yan, yung mga ano, mga sa ibang parilyan, kung titingnan mo yung kanilang mga himnaryo, mga ano lang, iniba lang yung lyric, ginawang Tagalog. Opo. Yes. Kahit sa Catholic, maganda rin yung songs nila doon. Yung Tanging Yaman, kinakanta na yun sa simbahan eh. Ganda nun. Yes. So you have many options na it doesn't have to be a religion o gusto mo daluuwi ka lang. Kasi may nag-chat sa akin eh. Bro, ano bang nire-recommend mong religion? Sabi ko, kung ako lang tatanungin, wala. Freedom from religion. Pero kung talagang gusto mo, you can join small groups like yung kay Zorro, sabi ko sa kanya. Na walang commitments, walang perahan na ano. So, may ambagan man, ano lang yon for charity. Pwede naman eh. Di ba? Pero pag nakita mo, ang daming sasakyan at bahay. Adventure pa rin. Ang isa din sa mga red flag dyan, pag meron ng mga ano, yung merong sinasabing siya ay sugo, siya ang tanging nakakaunawa. Halimbawa, ayos ka sa MCGI tapos gusto mo mag-religion tapos ipupunta ka uli doon sa ganung klaseng iglesia. No? Pumunta ka G12. May founder din. Meron ding ano, meron absolute na pagsunod sa kanya. Parang, what? Parang ka na rin hindi umalis sa MCGI. Parang pareho lang din. Don Warrior, mala ano ba? Mala Senyor Aguila. Oh, Senyor Aguila. Ayun, nakulong tuloy sa Senate. Ato, diba? Tanto ninyo. Si ano ba? Si Makmak ba? May nag-unmute ka ba, Makmak? Yung iba naman, baka may gustong i-share. San kayo pumunta pag alis nyo ng MCGI? Umuwi. Guys. Takot. Umuwi sa bahay. Natulog para makabawi sa puya. Oo. Si vlogcaster nandiyan pa ba si vlogcaster? Parang sila kanina, seryosong seryoso yun sa pakikinig sa ano eh, sa Bible study, di ba?
Si kapatid na vlogcaster. Di ba? Naatangan ng napakabigat na tungkuling pagpapalaganap sa Middle East. Si kapatid na international. Ito, may maganda ako na isip. National evangelist. Yung pag-alis mo na iglesia, eh, uminom ka na ulit ng alak. Or nag-yosi ka, or ano ba yung mga nag-vape. Nag-vape, nag-kumain ka ng halal. Ano bang ano yun dyan? Morality kasi yan eh. It depends eh. Kung naniniwala ka pa, i-judge ka ng iba, eh, wala, sumama na to si Brox, nagbe-vape na. Or nag-weed. Ano ba? Nag-yosi. Oh. So, ma-judge ka nila. But for me, it's nothing. Uminom ako isang Red Horse, it's nothing. Oh, sige, potential. Hindi naman masama yun eh. Kasi, ang una mo lagi iisipin pag gagawa ka ng isang bagay, ano yung magiging epekto nun sa'yo at sa iba? Hmm. May masama bang naging epekto sa'yo nung uminom ka? Eh kung araw-araw, nung sama talaga yun. Pero yung isang instance na uminom ka, social drinking, sama pa yun. Oo. Sama pa yung... Sino bang maapektuhan? Ako lang din naman na, eh. Yun nga yun eh. Yeah. Yun ang una mong iisipin lagi. Sinong maapektuhan ng actions mo? Kung makakasama o may masamang magagawa sa iba at sa sarili mo, then don't. Oh, yun ang masama na. May naapi ka na. May paitatamay na iba. Oo, may inagrabyado ka ba? Sino bang inagrabyado mo, Brox, nung nag-date ka? Ah, wala. Ay, yung ano, misis ko. Yung feelings ba ng mga panati ko ang inagrabyado? Oh, ah, siyempre hindi. Oo. Oh. Saka depende kung saan ka naniniwala. Oh. Eh, for me, hindi naman masama yun. So, di ba? Depende kasi. Sige, Soro, ikaw ba? Ano bang tingin mo dyan? Ako, nung ano, umexit ako sa MCGI, every Noche Buena, nagre-red wine ako eh. Oh. Kasi parang ang hirap kumain ng keso at ham, eh, hindi mo sasabayan ng red wine. Oh. Yan, Novellino, Maria Clara, red wine, isang kapirang lang. Sabi ko, there's nothing with it. There's nothing with it. Walang problema yon. Sabi nga eh, ito basahin ko ah. Yung nakalagay sa 1 Corinthians 10:23. All things are lawful, that is, morally legitimate, permissible, but not all things are beneficial and advantageous. Binasa ko to sa Amplified Bible. All is permissible, but not all is beneficial. Eh, nakikita ko naman na hindi naman ako napapasama, hindi naman ako gumigewang kapag uminom ako ng red wine. Kakapiranggot lang naman eh. There's nothing with it with me. Mm. Eh, bakit ako maghihinder doon? Eh, it's a spirit of celebration. Diba? Christmas. Kaya kayo, yung mga nandyan pa, wala. Ang Disyembre ko ay malungkot. Yan kayo. Malungkot kayo tuwing Disyembre. Diba? May SPBB sila, Kutsoro. Masaya sila. Ay, oo nga. Ibadlon, magluluto ng pansit. Pansit? At munggo. Munggo. Pero uuwi rin kayo sa bahay nyo eh. Tapos nakikita nyo yung mga kapitbahay nyo, nagtitipon-tipon yung mga pamilya. Kumakanta na, "The first Noel, did angel did say, was a certain good shepherd." O, kita mo? Wala kayong ganun. Kawawa kayo, sa totoo lang. Galit sila doon. One point in time, Brad Broccoli, pinayagan ni Epps na dumalo ng Christmas party ang mga ditapak dyan. Kasi daw, it's a family gathering, not a religion. Actually, ano daw yan? Hindi daw religious gathering yan, kundi family reunion. Sino nakakaalala niyan?
Sino nakakaalala niya? Binanggit ni Epsi sa pasalamat. I remember. Oo, kita mo. Meron akong saksi. Inuuto lang kayo talaga. Kawawa naman kayo. Malungkot talaga ang Pasko dyan. Malungkot ang Disyembre dyan. Tapos saka, ano, pasisiksikin kayo sa apalit. Sige po, pagsisiksikin kayo sa apalit na tatlong araw kayo dyan magsisiksikan na pagkainit-init na para kayong nasa hurno. Ay nako. Yung CR pa. Umubulwak. Ano, go ahead, so, Toby. Oo, oh, kasi malungkot din yung ano nila, December nila. Kasi dahil lang dyan yung mga 13th month, di ba? Ibig sabihin, nag-aabang na si yung mga ano, magpapababa ng mga tarik. Malungkot talaga, Red Toby. Totoo yan. Hindi daw Christmas bonus. 13th month. Ano, sige, potential. Napindot lang. Ayun. So, okay. Depende sa morality mo. Subjective kasi yan. So, ang objective morality, yung mga talagang bawal, mga batas, ganyan. Huwag kang lalabag doon, of course. Pero pag subjective, hindi ko mo sinabi ng Biblia, eh, susundin mo na yon, na yun na yon. Sabi nga ni ano, Papa Lord, sa kanya, hindi sa akin. Di ba? Kukunin mo rin yung context. Oh. Parang ano kasi sa ano broccoli, yung mirror lang na ganyan po sa MCTI na standard, si sapat na yan, na ika-impyerno mo eh. Yun kasi natatak sa atin eh, yung sapat ng, ay ba, nang gaganyan, paninigarilyo broccoli. Yeah, paninigarilyo. Eh, sapat na yan na ma-impyerno ka dahil sa sigarilyo. O di kaya naman sa pag-inom ng alak na ipinagbabawal nila dyan, na ano, isapat na yan na ikaw ay mapunta sa dagat-dagatang apoy dahil dyan sa ganyan kasalanan. Yun ang naset na standard dyan na morality nila. Kaya medyo ano din talaga sila, mapaghatol sila kasi ang kagaya nga nung sinasabi din ni Aldred kanina, parang ang nangyayari sa MCGI ay yung kanilang doktrina, yun ang nagiging dahilan kaya sila nagiging nagkakaroon ng superiority complex na ang kanilang tingin sa iba ay mababa. Kagaya, di ba, tingnan, noon Bukoli, ang una-una agad na kuna natin sa Iglesia ni Cristo. Tingnan mo yung Iglesia ni Cristo. Yung mga tao nila dyan, naninigarilyo, di ba? Kita sa labas ng kapilya, naninigarilyo. Di ba? Parang, ano, sabi mo, yak. Di ba, ganun? Tapos, lalo na sa Katoliko, di ba? Mm-hmm. Kumpleto lahat ng bisyo, lahat. Sabi mo, yak. Sabi mo na, ano, parang ganun na nagingyari. Walang aral tong mga to. Walang aral. Tapos balasubas, ganun. Yan, tingnan mo. Halimbawa, kagaya ng pag-inom ng alak brokoli. Kasi dyan din nababalit. Pag, halimbawa, may pang, ang halimbawa ni Best Dati dyan, yung piyesta sa Tundo eh. Diba, pag piyesta sa Tundo, maraming lasing. Marami daw nagpapatayan dyan, nagduhoramentado. Parang inaano na agad niya na lahat ng mga umiinom ng alak, doon papunta. Eh, hindi naman ganun eh. May mga tao, certain per people, na pag nalalasing, meron silang nagagawang mga pagkukurumintado at kagawa sila ng harm sa kapwa. Pero hindi lahat. Hindi lahat. May mga tao na moderate drinker lang, may control. Kasi meron din yung kinalaman sa psychology, broccoli. May kinalaman din dyan sa ano eh, sa mindset ng isang tao eh. Merong mga nalalasing na talagang walang control. Meron naman mga tao na nakaka-control naman brokoli at hindi sila responsable na drinkers. Yun naman yun. At nabasa kasi sa Biblia yan, Brad Long. Lahat ng sinasabi kasi brokoli, do it in moderation. Kahit ano pang bagay yan, huwag mong sosobrahan. Tama-tama lang, di ba? Kagaya ng paninigarilyo or pag-inom kung gusto mo, di huwag mo namang sobrahan. Kumbaga, tolerable lang. Kasi pag sinobrahan mo na, eh, dyan na ngayon papasok, Bukoli, na anything na labis, eh, nakakasama na sa iyong katawan yan. Pero hindi pa rin natin makukonsider yan, Bukoli, na immorality. Oh. Immorality. Kasi pag sinabi kasi immorality, dalawa kasi yan, evil. Pag sinabing immoral, evil. Pag moral, good. Dalawa lang kasi yung tinuturo dyan sa akin. Good and evil, eh. Pag moral, good. Pag evil,
immoral. Yan bang paninigarilyo, immoral ba yan? Yan bang pag-inom ng alak, immoral ba yan? Siguro kung halimbawa nag-inom ka ng alak bukol tapos nagdala ka ng ano, tabak or itak na nagaka, yan evil yan. Pero uminom ka lang, is it really immorality? Ganun ba? Oo nga. Yun ba? O, kaya pa naman yung inuman nila. Maayos naman nagtapos. Sige, sir. Bredner, naalala ko kasi, 'di ba? Ano mang sobra masama, 'di ba? Eh ang daming mga ano diyan, mga ministro niya, ang tataba. Diba? Uy, Zoro, may nalala ko. Merong ipinahiya si ano, si Efes na matabang district servant na taga Cavite. Galit na galit siya doon. Pre-pandemic to kasi. Oh, kilala ko 'yun. Kilala ko 'yan. Kilala ko 'yun, bro. Kabatch, hindi nauna sa nag-seminar kasi 'yan. Kasama ko 'yan. Oh, seminarista 'yan eh. Sabi ni lalo na 'yung OIC namin tol, sa somewhere. 'Yung OIC natin, Bradner. Kilala mo 'yun, Bradner. Sorry, Bradloan. Kilala mo 'yun. 'Yung mahilig magbenta ng liniment oil. Yung mahilig, yung pampahid. Oo, oh, grabe yun. Grabe yun. Ay, namatay na ba yan? Hindi ko naman sa inaano pero. Oh, si ano ba yan? Si Ganon. Na... Ah, okay. Si Ganon. Grabe, walang control talaga. As in, alam naman nila. Alam mo yung kasalanan na gluttony. Alam, sinabi sa pasalamatan niyan. Pero maraming ganyan dyan. Hindi makontrol ang bibig. Oo, seven deadly sins. Gumumuya. Oo, gumumuya. Meron nga ako nakita ang video, Sogong Brooks. Yung, ano, yung si Madam. Gumumuya habang si Pader, inandun, nagngangaw-ngaw. Nakunan pa ng video. Oo. Walang preno. May oras naman para tumicha. Bakit naman yung panahon na nandun si Pader, nagsasalita, ito si Madam, ngumunguya. Ano ba naman yan? Wag na tayo mag-details yan. So, depende talaga. Binawal niyo yung alak, tapos kayo pala nagbebenta ng alak. Oo, yun, napapasok. ang ano nyo sa alak, masama. Eh, yung kape ba masama? O, nag-tweet si Bes, masama rin daw ang kape. Mm-mm, tama. O, pag uminom ka naman soft drinks, may tinda kayo soft drinks, masama din yun. Pero alak, bawal. Yung kape masama. Yung kape masama, pero may kapihan sila. Coffee shop. Yung iba-iba talaga yung standard yan. Yung aliwan, naligaya. Minom ka eh, immoral ka na. Eh, yun nga lang din pagkain. Masama bang kumain sa hindi. Hindi naman masama kumain. Pero pag halimbawa, sobra ka na kung kumain. Yung gluttony na, masama ba eh. Masama na yan. Kumbaga, hindi rin natin makikoconsider yan na immoral brocoli kasi ikaw rin naman ang masisira dyan. Pero makikoconsider ba natin yan na immorality na? Ikaw naman ang lulubo dyan, di ba? Tsaka ano, makakasama yan sa iyo, sa iyong katawan. Sa iyo lang. Naman. Pero hindi mo naman idadama yung ibang tao, di ba? Ganun lang yan eh. Objective talaga yung ano yan. Brocoli. Subjective. Si Potato po may sasabihin. Brad Potato. Hello, tungkol po sa ano, sa alak po. Kasi baka po naalala, ay hindi, sigurado naalala nyo to. Proverbs 23, ito po yung ginagamit nila. Do not look at wine when it is red. Sa ano po, ang ginagamit ko po, ESV. Do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end, it bites like a serpent and stinks like an adder. Your eyes will see strange things. And your heart utter perverse things. So, ito po yung ginagamit nila. So, sabi, kasi sabi ko, hindi naman masama uminom ng alak kung in moderation. Huwag ka lang maglalasing kasi nakalagay yan sa Galacia 5:19 hanggang 21. Patuloy, basta ganun. Sabi, hindi eh. Ito yung binasa sa akin. So, binasa sa akin. Ang sabi ko, alam mo, Brad, kinat eh. Pinutol. Alam mo, Brad, alam mo kung kanino to pinapatungkol? Pinagbabawal to sa lasenggo o kaya yung bumibigay. Yung hindi mo makontrol na hindi pwede sa yung in moderation talaga naglalasing ka. Totally bawal na. So
nakadirect itong verse na to sa isang tao na walang control. Pero kung ikaw ay tao para nagpapakaligaya ka sa alak, pwede yun. Marami pong verses. Meron po kasi kung napakinggan ng mga ngaral dito. Eh, si ano? Nakalimutan ko niyo. Si Mike. Nakalimutan kay Pilido. Mike Winger. Check nyo po. Napaka-balance ng pagkakadiscuss niya tungkol sa alak. Kasi ano eh, isang kasumpaan kapag hindi nagkaroon ng alak ang Israel. Mm-hmm. Tinuturo ko na kung papag pinigilan ng Diyos na magkaroon ng alak. Tapos nung ano po, nung panahon na magpapasalamat ka sa Diyos, ang sabi, ano, kakain ka at iinom ng alak pag si-celebrate sa Diyos. Ito pa mas Passover, kailangan ng wine. Yun, ito pa mas hindi, bawal daw yung strong wine. Naku, sinabi rin doon. Kapag malayo ang lugar, ipalit mo ng pera. Ibenta mo, tapos pagdating mo doon, saka ka bumili. Kung anong gusto mo, pati strong wine kasali. Kompleto po ako ng verses dito. But anyway, ito lang po yung, ano, yung may manipulation na nangyayari. Or maybe, hindi ko sigurado, maybe guilty conscious. Kasi walang haba sila man ni Garillo. Nakita ko yung old videos, nakakahiya sila. Kahit sa debate. Yung panahon pa ng kapatid na Perez, nakakahiya sila. Sigarilyohan sila ng sigarilyohan sa debate. May mga bata na nandun, ang kakapal ng mukha. Kakahiya sila. Conscious sila, kaya ganyan yan eh. Pati yung moderate drinking, pinagbabawal. Pati yung halimbawa, katulad ko, Brad, pag masakit ang katawan ko, hindi ako umiinom ng ano painkiller kasi masama sa kidney yan. Umiinom ako ng konting alak. Ginagamit ko yun pang gamot. Yun. Konting alak. Hindi ba, sinabi niya kay Timoteo, ngayon, i-exclusive nila yun kasi haluan ng konting tubig. Mm. Para sa pura. Hindi, pwede rin yun sa body pain. Same ano daw yun? Ang katwira nila dyan, ano daw yun eh? Alkaline. Alkaline daw yun. Hindi daw yun yung wine. Yun ang sabi nila. Yun ang defensa niya. Saka yung ano, yung paglalasing, ano po yun? Ang paglalasing, yung wala ka na sa sarili mo. Hindi bawal na maging masaya ka, yung tawag ng tinamaan ng espiritu. Pero mag-segue lang po ako. Yung nakita ko pong sumasayaw doon sa Area 52, kala ko hindi kaanib. Kasi hindi po, ako po, manginginom po talaga ako nung hindi pa po ako kaanib. Pero hindi po ako naging ganun kawild. Sabi ko, alcohol lang tumama. Totoo lang po. Hindi ko alam paano tumama doon. Tinatanong ko po sa mga kakilala sa labas na sayo, sanay di sa kalayawan, may sinabi sino eh. Ayoko na lang banggitin dito. May hindi tinira. Alcohol lang tama nun. Hindi, hindi remit yun. Sabi nga yung isa eh, sabi nga nung, nanood kasi kami ng concert niya noon, Rocoli sa Apalit, yan si ano, yung nagsasayo na yan. Nagkubad din doon, sabi mo din sa pasalamatan. Nag-ala. Sabi nung ano, sabi nung, may concert siya nung tapos, sabi nung ano, sabi nung nakatabi kong matandang lalaki na titapak na matanda na yun na sa iglesia, sabi niya, ay, ano ba'y kayan? Parang adik. Sabi niya. Away ko ng bata pa ako noon eh, kasi siyempre, iba naman yung, maybe sa kanila kasi yung ganong klaseng music, eh ano, alam mo naman, di ba, iba yung generation nila. So, nakikita niya na yung ganong klase ng pag-awit na rock, tapos nung kuhubad pa ng baro, tapos naka-short na lang, tapos pa, talon-talon pa, parang sabi niya, ay, ano ba kaya, parang adi. Sabi mo, mosh pit. Opo. Anyway, going back po dun sa alak, hindi po masama ang alak. Depende lang po kung paano po gamitin. Saka kung kailan gagamitin. Kasi po pag in the discharge of official functions, hindi po pwede mag-alak. Sinunog po ng Diyos yung, ano, yung priest na may alcohol nung pumunta siya sa Holy of Holies. Bawal yun. Kapag hari ka, in the discharge of this, your duties, bawal yun. Kapag Kristiyano ka, wag, ako sa akin lang, ah, huwag ka na makipag-inuman sa labas. Pwede ka uminom, i-sikreto mo na lang kasi may matitisod eh. Hindi dahil sa bawal, kundi may matitisod eh. Huwag mo na lang pakita. Yun ang ano ko. Pero hindi natin, hindi tayo iinom para ipagyabang, oh, umiinom ako. Hindi bawal yan. Pero huwag naman mauusig ang budhi ng, kasi minsan gusto natin ng ano eh, maano. Hindi kasi sinasabi na ginagawa ko pa rin ngayon. Pero ano na eh, parang I'm way past that. Kasi darating ang panahon, ano ka na niyan eh, umiinom ka na lang kapag for medical purposes na lang, like
yun nga, pag may body pain, so kaya may jet, may ano yung, nagbiyahe ka na malayo. Jet lag. Isiinom kang kalahating litrong beer, tapos ang ano mo, biyahilo mo. Tapos, yun po. Mm. Pagkagamitin ko bilang ganun, yun po ang ano, take ko dyan. Saka yung, pakibalikan lang po yung ano, Proverbs 23 verses 29 to 35, kinat po niya yan, kasi who has woe, who has sorrow, who has strife, who has complaining, who has wounds without cause, who has redness of eyes. Yan po yung ano, mga lasenggo. Hindi po yan lahat ng tao. Kaya yun po ayun, masasabi. Ayun, maganda pala. Kinat po niya, balikan niyo po yan, kasi kinat niya kagad eh, do not look at wine when it is red, yun ah. Kinat niya yung verse sa taas. Yun, isa na pakita naman. Pakita mo sa screen. Ano si Poros? Proverbs 23 verses 29 to 35 po. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Hmm. Sana namang unawa, Broccoli. Oo. Sana na si Kuya Talong, ano? Lasenggo pala to. Ang tinutukoy doon. Social drinking pwede. Sabi ano ni Potential, kayo? Ano ba ang unang himalang ginawa ni Jesus? Oo. Pero sabi ni Besto Broccoli, yung alak na yun na sinasabi ni Kristo, na ginawa hindi ni Kristo, ay alkaline. Oh, hindi yan acidic, hindi yan nakakalasing, yung wine ni Kristo. Yan ang sabi ni Kaya nga. Ikaw ba, Aldred? Minom ka na ba? Hindi pa? Ay, oo. Kainom ako yung girlfriend ko. So, ayun, ganun yung ginagawa ko ngayon. Nagpapakabusy ako sa love life ko. Yan! Sana all. Oo. Tapos yung mga naiwan ko mga friends dyan sa ano, MCGI, nagpo-post sila kasi parang naghahabol sila ngayon ng panahon. Post sila ng post tungkol sa ano, yung mga meme na nandito naman ako, mag-text ka na. Yung mga ganun sila, siguro nagpapaano sila, nagpaparamdam na alam mo yun, yung gusto na nila. Kaso, dahil sa matagal na panahon, nanatili sila mga binata. So ngayon, nasa na sila late 30s, early 40s. So ngayon sila naghahabol. Nakakaawa din kasi, alam mo yun, gusto na nila mag-start ng family kaso wala nang makita. Lalo na yung, ano, yung kakilala kong opisyales sa lokal namin. Nasa 46 na ata siya. So, gustong-gusto na niya magkaroon ng pamilya, anak. Kaso, siya yung Jaco, no? Eh, sobrang busy. So, yung hanggang ngayon, ganun pa rin, binata pa rin. Niloloko na lang namin yung dati, eh, nung mga pre-pandemic. Sabi ko, ano ka na, bating ka na. Niloloko namin. Mm-hmm. Ay, yung mga naiwan sila. So, ano yan, saklap. Yung anday mong, hindi ka uminom buong buhay mo, tapos nagising ka ng 46 years old. Pwede pa lang uminom. Saklap. Oh. Di ba? All throughout the history of human, umiinom na eh. Ang mga tao. Oh, saka tobacco, di ba? There was a time pa nga, Broccoli, doon sa mga ancient times, eh, kagaya sa mga medieval era, eh, ang pinipreferred na inumin ng mga tao is wine at alak, alak na mga ano, kaysa tubig. Kasi nakita nila, mas malinis pa ang alak kaysa doon sa tubig na naiinom nila. Oh. Ano, kasi na-discover na nila na yung tubig na yun yung pinanggagalingan ng sakit. So para maging safe sila sa mga plague, mas iniinom nila palagi, Broccoli, alak. Ganun ang nangyari noon. Ayun nga eh, iba-iba nga yung morality. Kung i-impose mo yung morality nila, eh, ahatulan mo na yung mga tao na yung during the Middle Ages, eh, mga masasama na lahat. Dahil mas pinili nilang uminom ng alak kaysa sa tubig. May nakita nila kaya, na mas safe ng uminom ng alak kaysa sa tubig kasi yung tubig nila ay marumi dahil nakakakos ng sakit. Di ba? Tama. So, nung pumunta ako sa Germany, yung tubig doon, order kang tubig, palaging sparkling water. May lasa. Tapos sabi ko, wala ba kayong water lang na regular water? Sabi niya, doon sa ano, sa faucet, inumin mo lang yun. Pag bibili ka, sparkling palagi. Pag gusto mo yung regular water, sa faucet. Ganong kalinis yung tubig nila, yung water system. Kukunin mo lang sa ano, sa faucet. Ayun lang. Ano na kasi lang sila eh, old civilization eh. Kaya maganda talaga yung ano nila. Oh, sparkling water.
Ayun. Medyo lumalalim na ang gabi. We have to end na. Let's wrap it up. Meron pa bang gusto mag-share or may tanong ba kayo? Vlogcaster, wala ba? Hindi na naman nagsasalita si Kuya Vlogcaster. Wala, umalis na. Umalis na. Oo. Ano, Broccoli? Ano, last na ito? Last na. Oh, closing na. Ito, ito na lang, Broccoli. Oh, ito, ano ko lang, no, yung view ko about sa morality kasi about sige. Naman morality ito. Ako kasi, ang ano ko dyan, Broccoli, ang akin is yung secular morality na sinasabi. Itong secular morality, ito ay isang klase ng morality, Broccoli. Ito ay outside ng religion, outside din ng traditions, Broccoli, at ng holy books. Mm-hmm. Dahil itong secular morality ay bunga ng legislation, yung kagaya ng ginagawa ito sa Pilipinas, di ba? Yung mga batas tungkol sa ano, pinapasa ng mga senador, mga kongresista. At ito, Broccoli, ay morality na based sa scientific studies, sa logical thinking, and feasibility studies. Kasi, di ba, pag nagpapasa po tayo ng batas sa secular way, ay kailangan na magdidebate, Broccoli. Mm. Titingnan dyan ang mga pros and cons ng batas para nang sa gayon, kapag ka ito'y ipapatupad na, ay makita na kung ito ba ay disadvantageous or advantageous sa mga tao. Kumbaga, Broccoli, ang titingnan dyan is yung happiness and suffering na maidudulot ng batas na yon pag naipatupad na. Ito yung tinatawag, Broccoli, din sa isang termino, yung utilitarianism, na ang concept nitong klaseng morality na ito, Broccoli, is to increase happiness, no, at to decrease suffering. Kumbaga, depende dun sa sitwasyon na yon at saka dun din sa ibang factors kagaya sa mga scientific studies and feasibility studies. Kung talaga bang nababagay ang isang batas para sa mga tao. Ngayon, ito, Broccoli, sa secular kasi na setting, ina-apply dito yung cause and effect eh. Yung consequences ng iyong action. At dito, sa setting na ito, ay ang punishment, Broccoli, depends on the gravity of the offense and crime. Kasi sa religion, 'di ba, kagaya sa MCGI, infinite punishment for finite transgression, 'yun ang sa religion eh. Pag nakagawa ka lang dito ng kasalanan, Broccoli, well, kumain ka ng Jollibee, eh maimperno ka na. Dulutong ng gulugod mo sa imperno forever and ever. Samantalang sa secular setting, kung ano lang yung kasalanan mo, 'di ba, nakaw ka, hindi naman ganun kalaki yung ninakaw mo, ikukulong ka lang ng hindi mahabang panahon. Ngayon, kung mabigat naman yung kasalanan, nagdidepende din yung punishment sa'yo. Kung hinus yung crime mo, mabigat yung iyong kasalanan, eh mabigat din ang iyong parusa. So, ganun ang setting ng secular morality, Broccoli. At ito yung mas magandang, ano, kaya nga, di ba, sa mga bansa, eh talaga meron silang tinatawag na secular government na ito'y nagpapatupad, Broccoli. Na itong setting na ito ay mas maayos kasi itong morality na ito ay bunga ng isip, logical thinking, scientific method, Broccoli, feasibility studies, at yung debate, nagdidebate yan eh. Nagdidebate. Mm. Kaya nga, may mga batas na nire-repeal, inaalis na, tapos pinapalitan ng bago. Kasi nagbabago siya depending upon the situation ng panahon at ng lugar. Kasi, halimbawa, ipapatupad mo yung batas noong 1920s, Broccoli, hindi na pala yun pwede. So, babaguhin yan ngayon na nababagay naman during the 2020s naman, Broccoli. So, ganun yun. Maganda yung ganun, secular morality, Broccoli. Hmm. Ngayon, yun ang sinasabi ko na there's no such thing as ano, absolute, Broccoli. Kasi, bawat panahon, maaaring yung okay ngayon, 'di ba, yung pwede ngayon, in the future, Broccoli, nalaman nila na masama pala 'yon. So, na-adjust. 'Di ba? At meron din namang hindi pwede ngayon, Broccoli, na noon pwede. Halimbawa, kagaya ng slavery, Broccoli. 'Di ba, ngayon ang slavery, talagang sinasabi bawal 'yan, masama 'yan.
Pero nung unang panahon, sa ancient times, okay lang may slave eh. Actually, sa Bible nga, nakasulat na kung paano mo itrato ang iyong slave. Kasi nga, okay lang on magkaroon ng slave. Kasi yun ang standard ng kanilang morality noon. Noon. Dahil ang paniniwala nila, hindi lahat ng tao pantay-pantay. May mga taong matataas, may mga taong mabababa. Yung mga mabababa, ang destinasyon nila maging slave. Pero na-broke yan nung sabi ni Lincoln, yung popular niya na speech, Broccoli, na sa Gettysburg Address na all men are created equal. Diba sabi niya doon sa ano, Gettysburg Address na nag-end doon sa slavery sa Amerika kasi nag-gera sila ng ano, yung Civil War. Ang cause noon is yung slavery. So natalo nila yung mga Confederates na pro-slavery. So inalis nila emancipation, Broccoli. So ngayon lang yan na-realize eh, bago. Pero before that, ang mga tao talaga, okay lang na magkaroon ka ng slave. Pero na-realize later on ng mga tao sa pamamagitan ng thinking, logic, at studies, Broccoli, improvement in knowledge, eh, hindi pala okay yun na magkaroon ka ng slave. Kundi dapat lahat ng tao, pantay-pantay, all men are created equal. So ayun lang, Broccoli, no? Sana ay maano tayo na yung morality po ay subject. Ano yan? Hindi po yan sinasabi na kung ano yung sinabi sa Bible, yun na yung tutuparin mo. Kundi yan ay pabago-bago, depende upon the time frame at yung panahon na kung saan yan ipapatupad. Yun lang, Broccoli. Naunahan mo ako, Badlone. Yan din sasabihin ko eh. Secular morality. Napakaganda niyan. Walang bias ng religion. Yung consolidated ano lang to, yung values ng tao overall. Saka respect, saka integrity. Si Brad Mac, humabol. Brad Mac, patapos na kami. Ayun. Meron pa ba kayong ano, last words? Ako, may sabihin ako sa mga papaalis na dyan sa kulto. Just live a good life. That's the best revenge and that's the best testament na okay ka. Diba? Just live a good life and happy Independence Day. Yun. Congratulations. Ayun. Sana all. Ayan. Soro. Yeah. Maganda yung point ni London, yung secular morality. Actually, yun yung pinilit ni Christ din na maano, tawag dito, maalis. Kaya kung babasahin natin yung nandun sa Galatians 3:28, there is no Jew nor Greek, there is no slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ. Yung morality noon, yung tinatanggap na social norm of society, pilit na inaano yan ng mga Kristiyano. Kasi there is always a parang wall na nagpapagitan dyan. Yung Samaritan nga at saka yung mga Palestinians, hindi kinakausap ng mga Jew. Si Christ kinausap niya yun. Yung nandun sa well, doon sa balon. So talagang inaano yan yung moralidad ng ano na yan, moralidad ng sosyudad. Si Christ ang una na-break niyan. So I think itong mga religious order na ito, ito yung gumawa ulit ng panibagong moralidad na hindi naman tinuro ni Christ. Ibang Kristo kasi ang tinuro nila. Even yan si Epps. Kaya namalign masyado. That is, I think, yun yung nangyayari ngayon. Kaya naniniwala ako na yung biggest o yung nagiging divisible, yung nagdi-divide sa mga tao ngayon, ay yung kaipokrituhan ng mga religion. Yan. Numero uno na dyan yung pinanggalingan natin. Napakalalaking ipokrito ng mga tao dyan. Double standard. Merong pinapayagan, merong pinagbabawalan. Eh di ba dapat kung ano yung tinuturo mo, yun din ang ituro mo sa pamilya mo? Hindi ba pwede na yung itinuro mo sa amin, ipairal mo rin dyan sa loob ng sambahayan mo?
Kaya lang hindi eh. Kaya nagkaroon ng ganito. Nagkaroon ng Broccoli Podcast. Nagkaroon ng pundahan ni Ate Pechay. Na umabot na ng 100 participants. Nagugulat kami sa dami. Dahil sa nakikita na mga ginagawa ninyo na kapaimbabawan. Hypocrisy. Yun lang po. Yun lang po yung sa akin, Sogong Brooks. Oo. Salamat sa Diyos. Bad Mac, may sasabihin ka ba? Nag-raise ka na hands. Mac? Ito ang bautisador ko eh. Sa pasta pa rin ni Sim. Sige, potato. Sige pa. Short lang po, on a light note. Apa. On a light note po eh, may kanta dyan eh. It's the lover, not the love, who broke your heart last night. Yun. Kung nabigyan po tayo sa dati nating religion, meron pang iba. Ang bumigo sa atin, hindi ang Diyos. Yung dati nating religion, tingin tayo. Buksan pa rin po natin mata natin. Salamat po sa Diyos. Ayun. Salamat sa Diyos. Ano lang, humanism, free thinking, skepticism, yan. Saka ethics. You will be a better person. Sige, pahabol si ano, Toby. Sige. Hello. Pangang sa akin lang, let's mature na. I think na ano na rin, nasabi mo na rin to dati, bro. Let's grow up na rin. Oo. Kasi, ang hirap nung kinahon kayo. Although, naiintindihan namin kasi yan ang nagiging after effect niya. After musumpuan na sa cult. Is para kang kinahon. Nagiging dependent ka parang bata. So, ang masasabi ko lang, no, sa mga nakikinig ng podcast at may ganong mentality, yung mentality na saan mo kami dadali? Kaya, dito sa podcast, kung nakikinig ka, we believe in you. Na kaya mo yan. Kaya mong itaguyod yung sarili mo. Wala namang kailangan pang ang gagawin may ano, may parang magiging dependent ka sa ibang tao when it comes to faith. I think you can ano naman eh, you can research naman and observe. So, samantalahin nyo yung opportunity, yung mga information na nakuha nyo. Ang lawak-lawak kasi ng mundo. So, ang magandang message yun nga is we believe in sana maging magandang instructor para sa ayon. Salamat sa Diyos sa isa na namang magandang episode. Napapansin niyo ba yung flow natin? Ano, isang araw yung dinabank natin yung ano, yung isang paksa nila. Tapos naging saklap, yun yung mga masaklap na karanasan. Tapos ngayon, parang saan tayo pupunta? Ginaguide natin sila palabas ng maayos. So doon sa mga makikinig ng mga past episodes, we're guiding you unti-unti para makabalik sa dati nating ano, yung kung yung before ka na anib, mabuti ka naman tao eh before ka na anib. So, let's move on. Ayan. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa Diyos. See you all next week. And God bless.